What is up, cyberspace? Welcome back dito sa Dog Brock Radio. This is my podcast series. Mapapahinggan nyo sa Spotify, Anchor FM, Google Podcast, and sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. By the way, top podcast tayo sa Spotify, 5 out of 15 categories. Nandiyan tayo sa top 200 podcast. Maraming salamat sa sumusuporta. Mapapanood nyo to dito sa Dog Brock TV, yung YouTube channel ko. And tonight, guys, this is your Sunday habit. This is your favorite podcast in the Philippines. Kasama natin isang entrepreneur, isang internet personality, isang hip-hop personality, producer. Sobrang dami nitong ginagawa. Kahit ako nalilito na sa mga ginagawa niya sa buhay. Hindi ko lang alam kung ano ginagawa ako sa buhay. Inspirasyon sa marami. Nag-e-employ ng sobrang daming tao despite the pandemic. Kakatayo lang ng billboard ng businesses niya along EDSA. 2 billboards in Metro Manila just this week. Guys, ladies and gentlemen, I'm glad and I'm proud to introduce to you yung mga kasama natin ngayong gabi dito sa podcast, Boss Toyo. Let's go! Yes! Yun, Papa Dog! Salamat sa time. Hindi ko alam kung ba't ako nandito kasi syempre wala pa naman talagang accomplishment. Pero sabi mo nga, naniniwala ka. Naniniwala rin ako. Darating tayo dun. Actually, yung mga ginawa mo, malamang kasi para sa'yo sobrang tayog at sobrang haba pa nung pangarap mo. Alam mong lalakbayin mo eh. Yun, pero para rin sa marami at ako, na inspirasyon yung galaw na ginagawa mo despite sa dami ng failures, sa dami ng lugi, sa dami ng dumating sa'yo, eh nakatayo ka pa rin nang walang sinasandalan. Doon ako hanga eh. Kaya ka siguro nandito. Yun. Yun naman. Salamat. Shoutout sa Cyber Gang na nanonood. Shoutout sa mga tropa, sa mga fans ni Boss Toyo. Nako. Paano ba natin sisimulan to? Ikaw, kahit ano. Oh, sige. Para sa mga hindi nakakilala, sa mga taong hindi alam saan galing si Toyo. Bakit Toyo? Sino si Boss Toyo? Nakikita ko sa mga music video. Nakikita ko binabanggit ng mga rapper. Nakikita ko from rapper from music to rapper from battle rap scene, kilala si Boss Toyo. Sino nga ba si Boss Toyo? Yun. Sino nga ba ako? Nga pala from Cavite City. Si... Dati nagsimula ako, Oblak Toyo J. Oblak Toyo Oblak. J. Kasi lagi ako kalbo. Okay. Kaya Oblak Toyo. So yun. Tapos hanggang naging General Toyo, sa G-Shock World, yun yung tawag, General Toyo. Yun yung unang-una ko na talagang negosyo na matatawag. Anong year to? 2013 going to 2014. Kasagsaga ng G-Shock. Yes, kasagsaga ng G-Shock. Yung mga Doraemon, di ba? Yes. Yung mga... Lahat. Oo, lahat. Doon talagang G-Shock. Mga limited. And kasi may G-Shock enthusiast groups, di ba? Yes. Yan yung nagsulputan. Kahit yung general release before, napresyohan nyo na yun ng limited. Kunyari, yung Doraemon. Oo. Mall price lang yan is 6,995. Okay. If I'm not mistaken, ha. Mm-mm. Pero binibenta yan ng reseller for 15,000 to 10,000. Ganon ka. Okay. Ano yung G-Shock. Nung inabutan ko. Mm-mm. Actually, nung inabutan ko, sabi nila, maayos pa yung G-Shock word. Dumating ako, ginulo ko. Isa ka sa mga sumalanta. Yes. Yun nga. Medyo kaway to lang lahat. De, joke lang. De, yun nga. So, G-Shock nga. So, and then, after that, G-Shock din yung ano. Actually, sige, paano ko nakilala yung mga katulad mo, pati yung mga ibang hip-hop personality, mm-hmm. mga MC, pati ng mga tropang XB. Yes. Simula sila sa G-Shock. Okay. Yun. Sponsor, bigay. Kasi syempre, as a seller, mm-hmm. kasi sa marketing talaga ako eh. Mm-hmm. Hanap, isip ako ng isip ng paraan para mapansin. Ways na para ma-market mo yung yes. produkto mo. Hindi naman ako gumagawa ng ingay para lang sa sarili ko. Gumagawa ako ng ingay para mabenta yung product ko kung ano man yung binibenta ko. Kasi, syempre, sino ba naman ako before? Yeah. Talagang no one knows you. Reseller lang ako. Ako uh-huh. yung tipo na, yun nga, siguro na marami na nakakalam nun na dati, ano lang ako, walang puhunan. Nasin wala talagang pera, di ba? Tapos, nag-start sa 1,600. Okay. Yes. Tapos nangutang pa ako sa pinsan ko, sa tita ko hanggang till now na pinapasalamatan ko. Kasi binili niya yung relos,
kinuha ko muna yung payment na may tubo na. Tapos binili ko from Cavite City. Parang dropshipping yung ginawa mo? Hindi. Hindi pa uso dropship nun. Ano? That time, ang uso nun is pure meetup. Pre-order? Para, paano yung kinuha mo muna yung pera bago yung ano? Nagpo-post ako ng products without, hindi ko siya on hand. Okay. So, nagpo-post ako ng product, grabbing pictures. Pre-order, yes. Parang ganun. Hindi talaga, ano, parang pre-order na rin. Pero sinasabi ko kasi, on hand, pero kahit hindi pa. Okay. So, grabbing pictures. Pinopost ko siya. Tapos pag may order, sige, sabi ko, wala akong pang abono, ano, at step. So, nagbigay siya ng pera, kinuha ko, may tubo na. So, from there, pinaikot-ikot ko lang. Yun, I spend time sa MRT at LRT from Cavite City from 8 a.m. to 8 p.m. to 6 p.m. 8 a.m. to 6 or 8 p.m. natatapos? Yes, hanggang matapos yun. Yung una, konti lang, mga tatlong meetups, hanggang naging lima. Paano per station ng MRT, LRT? Kusan ako, kusan may customer, kusan gusto pupunta ng customer. Mo. Actually, isa ako sa nagsimula talaga, masasabi ko na ako yung sumira siguro ng mga seller na nasusunod. Kasi before a seller, ikaw, ako masusunod, ako yung seller eh. Kung nasaan ako, doon ka pumunta, yes. Yun yung meetup. Dati ganun si seller. Tama. Ngayon, hindi na eh, di ba? Lalo na ngayon, may mga lalamod pa. Sasadyain so, dati wala. So ako binano-mano ko yun. Wow. Kung saan comfortable ka dun ako. Pupuntahan ko yung kahit tumubo ko ng 100 pesos sa isang relos, okay lang sa akin. Kasi kung meron akong 20 meetups, 2,000 na yun. Pesos. Napakalaking pera na sa akin. Nun, that time. 2,000 pesos a day nakita. Sobrang grateful na ako nun. Sintang ina, okay na to. So everyday, ganun lang. Hanggang dumating na yung time na sa isang araw, 30 meetups, 40 meetups. Wow. Tapos malaki na yung malaki ni shop mo, malaki ni markup mo. Yes, matagal pa ako bago nagka-shop. Nagtiyaga talaga muna ako ng commute. Mano-mano commute. Yes. Ganun talaga. From para ma-build mo na maging trusted seller ka. Maka-build yes. ka ng pipeline or ng network of clientele. Yes, tsaka wow. Isa rin ako dun sa picture meetup. Every meetups ko, pinipicture ko. Every isa ka sa mga nauna. Every galaw ko. Nun. Nasa MRT ako, naalala ko sa MRT ako. Siksikan ng MRT nun. Yes. May dala akong bag na malaki, may dalawang plastic bag dalawa. Tapos nakapag-selfie pa ako nun, nakadikit na ako sa pinto ng MRT. Kahit nakadikit dito at the moment. Hustling talaga. Pinapakita ko. Progress eh, no? Ano talaga, sinasabi ko talaga yun, nung panahon na yun, konti pa lang gumagawa nun, yung meetup picture. Ako, lahat ng pinupuntahan ko, pinipicturean ko, nasa MRT ako, paalis pa lang ako ng bahay. On the way to Manila, sakay ng bus. Pagdating sa bus, dito na ako, Baclaran, first meetup. Lahat, kada kibot ko, pinupost ko. Yes. Nasa Ayala na ako. Yes. Nasa Guadalupe na ako. Yes. Cubao na. Wow. Sa lahat ng G-Shock group yon. So, ganon. Oh, di ba lately yun. Na lang naman kasi din ang uso yung mga ina-approve yung post? Yes. Dati kasi pag post mo, nandudong agad eh. Finilter na lang kasi dumami na yung dami account. Pero dami dati, ng scammer. Oo. Pero dati, pagka-post mo, andudong kagad. Oo, tsaka mayroon post too many pa, mga ganun. Wow, okay, okay. So, ganun yung nangyari. Ganun yung nangyari sa G-Shock World. Doon talaga ako nag-start. Lahat sila, halos lahat ng seller doon nakaaway ko. Madami ako nakaaway doon. Kasi, na-break ko yung ano nila. Unorthodox yung way mo. Yes. Eh, pera ko yon, pagod ko yon. Wala silang, wala akong pakialam kung anong gusto. Saka anong susundin mong rules? I don't have rules eh. Diba? Sarili ko naman yun. At the end, kung nabigay mo yung kailangan ng buyer mo, yes. At hindi mo ninakaw yung produkto na hawak mo, tama. Alam, kung saan mo siya pinadaan, diba? Actually, dami ko talaga nakaaway nun. Dami akong mga naingi sa akin. Na ngayon, eh, kumusta? May mga naging okay na rin? Naman? Iba na ako pa rin. Pero still, andun pa rin yung mga VIP sa G-Shock seller until now. Meron wow. pa rin ako. Pagka sinabi nilang toyo, parang ganun, parang dating ko nang burakot eh. Off sa kanila. Kasi mga mayaman sila eh. Ako coming from wala talaga. Okay. As in wala ako nung time na yun. Hindi ko sinasabi na coming na wala ako kasi nung bata ako, meron naman kami. Pero nung nagbukod na ako, wala na talaga ako kasi sarili ko na. Mm-mm. So, kasi nag-start ka in that nature or in that industry ng wala kang reputation, wala kang maraming stocks. Yes, yun yung sinasabi mo start na wala. Yes, talagang wala. Sin talagang hirap. Wala kang network, hindi ka admin ng group. Hindi wala. Ka. Kasi nagme-meet up na yung mga G-Shock enthusiasts that time eh. Isa yung G-Shock enthusiasts, isa yung sa pinaka-pioneer. Andun lahat ng mga big boss. Yung mga big time collectors, sila Dr. Ayanyan, yan, sila Sir Reggie Lazaro, madami. Pati mga international, di ba? Oo. So na-penetrate ko, nag-share ng mga post, puro kagaguhan, nag-share ako doon na nakaubad ako. Tapos G-Shock lang. Yun. So puro kagaguhan nga eh. Just to get that attention and traction, pero in the end, you're still selling a product. Yes,
Kaya ako ginagawa, gusto ko bumenta. Ba't ko gagawin yun kung hindi ako magkakapera? Kahihiyan lang, no? It's all for, sabihin na natin, gusto business. Ko talaga kumita. Eh, anong gagawin mo? Wala ako, syempre. So, madami talagang nasagasaan in terms of prices. Kasi isa rin ako sa nagbaba talaga nung market. Di baling hindi malaki yung profit. Basta moving yung stocks. Oo. Okay. May punto na 200 pesos or 100 nga pag may kipagbabaan ka. As low as, kunyari, may sabi sa isang seller, ganito lang boss eh. Sige, tapatan ko. Mas lower pa. Kahit 100 ako pa pupunta sa'yo. Yes, yung pa yung isa. Okay. So, meetups kami. So, yun yung isa talaga nagkatapult sa akin kung bakit napapunta ako sa kung nasaan ako ngayon. Yung G-Shock talaga. Ang galing lang. Siguro values din, no? Kasi marami naman nanonood dito na brand owners. Yes. Magsa-start, magtayo ng clothing brand. Kasi hindi naman natin masisisi sa mga liblib na lugar ng Pilipinas na wala pa namang malapit na supplier ng printing or what. Yes. Medyo nakikitaan pa nila ng ano yan eh. Parang yung pagdadamit. Eh nakikitaan talaga nila ng... Okay pa eh. Malaki pa rin yung market. Sa totoo. Sobrang dami ng tao sa mundo. Kaya hindi mo kailangan... Parang, kumbaga, may mga tao na hindi sila natitreten. Ang dami ng gumagawa ng ginagawa ko, pero gagawin ko pa rin. Oh, okay. May mga ganun eh. Kasi buo yung pangarap nila eh. And gusto nila sumubok, diba? Lahat naman tayo sumusubok lang eh. Pero yun nga, para rin sa mga nanonood, values na kagad yung first, 10 minutes of this conversation. Dahil... okay pala, dapat pala talaga sinusunod si buyer. Kung pwede ko siyang sundin para mag-meet up kami, susundin ko siya. At okay lang pala na hindi ganun kalaki yung tubo, pero volume yung minumove mong produkto. Kasi pagtagal naman nun. Panalo ka pa din. Pero kasi in terms sa damit, iba pa rin siya. May, sa business iba, iba kasi yan. Hindi mo siya pwedeng i-apply sa G-Shock yung ganun. Applicable sa cellphone, yes, applicable iba. Sa damit. May lahat yan kasi, di ba? So yun nga, after ko ng G-Shock, doon ako nakapasok sa mga tropa nating hip-hop. Kasi bata naman, hip-hop naman din talaga tayo sa Cavite City. Kahit hindi ganun kalaki yung hip-hop base sa Cavite City, kahit lagi nagugulpi yung mga hip-hop doon. Dahil sa mga skaters, tsaka new wave. Dahil sa new wave, tsaka sa mga metal. So, okay. Yun yung ano doon. Yeah, shoutout sa lahat ng hip-hop sa Cavite City. Alam niyo yan, lagi kayo nagugulpi. Siyempre ako hindi. Hindi, lagi talaga yan sa diskuhan doon. Lagi sila na... away. Ito yung mga young age mo. Yes. Eh ako, tawid ako sa lahat eh. So, hip-hop, tropang mga fraternity. So, hindi ako, safe lang. And then? So, yun, nakita ko, dahil sa G-Shock, nandiyan na yung sponsor. Na nagsiseed ka na for artist. Yes. Pumasok ako sa Cup Game, which is yung una kong group is yung Cupaholic tsaka C4A. Okay. Doon ko nakilala si... Papa Benji Reyala. Hypebeat. Shoutout to Benji. Yes, yan si Papa Benji. Yan si... Tapos, inimbitan nila ako sa C4A event. Ando si Sinyo. Anong year to? Hindi ko na matandaan. Basta after G-Shock. Para 2017 nata. Okay. Pinagsabay ko yung G-Shock tsaka... Cups. Hindi ako nag-sell ng cups. Tambay lang ako kasi may ligaw bumili ng mga cups before. Okay. So yun, doon. Nakilala ako doon sa cups kasi nga puro kagaguan. Nag-tropa ko lahat ng admin doon. Yun, tapos lahat naman ng group may away eh. Hindi naman. So yung alam niyo naman, magkaaway dalawang group ng cups. If alam mo, di ba? Gigitnaan mo. Kaibigan mo parehas. Hindi, kaibigan ko sila, Benji. Oo. Kasi nung kaawin nila, kaawin ko rin. Kaya na, binabash ko kami ng tangin na mo. Wala akong paalam sa'yo, gago, di ba? Sabihin nila, wala kang alam sa cups, wala ka pa rin pakialam. Oo, basta. Tangin na, banggitin ko pa yun dito eh. Tangin na, Ramon Verano, gago. Binanggit, you know? Fuck you! Ganun talaga sa ano. Ganun, nung pagkasali ko ng Ups for All noon, natuwa sila kasi, kaaway nga nila yon. Siyempre, friend ko sila. Yung nakikita ko nga, all, no? Nagbabasa lang naman ako ng mga nung nangyayari. Mm-hmm. So, parang kung ano, parang kupal to ha. Pero di naman ako, di pa kami magkakilala. Mm-hmm. Sinagasaan ko yung SSO, gamit yung kotse ko, sinunog ko yung sombrero niya. Mm. Yun, sinunog yun. Actually, nakita ko yun yung post na yun. Hindi pa kita kilala that time. Pero, ganun ako gagawin nun. Sabi, wala siya sa sombrero. Oo, tapos yun. Naglalaban yung brands eh. Doon ko nakilala na si Repa Sinyo. Okay. Yes, si Sinyo. Kakapanalo niya palang nun kay Shea. Ahon.
Ito yung ginamit niyang bars is An Mateo. Yes. Ito yung laban din ni Price Tag tsaka ni Batas. If kung hindi ako nagkakamali, hindi ko lang maalala kung anong ahon. I was managing Batas Price that time. Nakilala mo siya? Yung mga around 2017 to. Okay. Nakilala mo siya, kakapanalo niya lang. Sobrang yes. Init noon kasi may kasuhan yun eh. Sobrang init noon. Sobrang ano, init nung... Siguro mga one month pa lang, nag-event si C4A kasama si Sinyo. Yan. Dagsa ka agad. Yes. Doon din ako namulat sa clothing. Actually, sabay yun yung capture ko sa clothing. Doon yung... Kasi RGC. Si Sinyo, meron na siyang yes. Sinyo, ano? Malakas na yung RGC jokes. Nun. Oh. Yes. Isa sa pinakamalakas yung before. Oo. Oh. Nag-resell ako noon. Okay. Tapos yung hype beat din, nag-resell din ako noon. Malakas yung din ang hype beat. Ako, unang reseller ni Benji. Tanong mo sa kanya, di ba, Papa Benji? Mm-hmm. Unang naglabas siya nun, bumili ako, 30 pesos, siguro resell ko yan. Okay. Without knowing, ano ba? Anong branding, ano? Nito. Wala. Tapos, support ka lang, si talaga. Talaga, kasi kinukuha natin si Benji, nag-release siya. Tapos dyan din yung time na kaya rin ako nakilala dun sa Appear Malakas Group. Yun yung clothing group before, eh. Mm-hmm. Wala pa yung mga local clothing brand. Mm-hmm. Mga local streetwear, yung wala pa Malakas, ngayon. Ang ano lang nun, high minds nandiyan na yan, syempre. Mm-hmm. Yung mga matatagal na, DBTK, Drone. THE. Ando dun ba THE? THE. Hindi, syempre siguro baka ibang group. Ibang group. Okay, so sa group namin, ang kilala ko lang na yun, RGC, mm-hmm. yung Appear Malakas. Appear Malakas. O, yun yung unang bastos na shirt eh dati. Malakas din yun dati. Locality. Ah, oh, siyempre, locality. Oh, yan. Oh. So, yun. Sumama ko sa nila. Unang meetup nga namin, naka-boxers lang ako, tsaka t-shirts sa Trinoma. Bakit ka naka-ganon? Papunta doon sa yun, meetup? Yun lang yung trip ko. Galing Cavite? Galing Cavite. Pupunta ako ng trip ngayon, naka-boxer lang. Naglakad ako doon. Nag-meetup kami, naka-boxers ako noon. Ganon lagi ginagawa ko noon. Every meetup noon. Karakter ka talaga, no? Naka-boxers lang ako, naka-t-shirt na mahaba, tapos naka-boxers. Yung Trinoma to Cavite? Boxer brief yun, ha? Hindi yung boxer shorts. Oo, as in wala ka ng brief. Rekta. Hindi, yung boxer may, brief. Okay. Yung parang yung brief siya na boxers. Oo nga, yun nga. Pero may brief ka pa sa loob. Wala na. So bayag mo lang t-shirt. T-shirt na mahaba tsaka yun. Tsaka cap. Tsaka cap. Nag-meet up kami sa Trinoma. Katami ng event. Yun, ganun. Nagka-commit ako noon. Ganun. Yes, naka-boxers. So naging friend ko siya. Dahil? May dahilan yun eh. Bakit doon ka komportable? Hindi, kasi... Kung nga rin, alam, paano nga ba? Kasi yun yung trip mo nun. Oh, yun yung trip mo. Toyo ka nga. Oh, yun. And then, okay, nag-meet up kayo. So, nag-reseller ako sa nila. Nag-resell ako. Hindi ko pa sila friend eh. Buti pinaresell ka nila. Pumunta sa meet up, ganun yung itsura kasi, mo. Kasi, nung time na yun, kilala okay na talaga kayo. Ako. Hindi, kilala na talaga ako as ni online Papa seller. Benji. Oo. Oo rin. Tsaka nag... Kasi yun nga... Ito yung mga... Si Benji, isa yan sa mga nakakabasa ng galaw mo eh. Na hindi ka huhusgahan base sa post mo sa social media. Alam ni Benji. Oo. Yan. Kung negosyante ka, alam niya eh. Kahit ngayon hindi kami nagkakasama ni Benji malimit kasi syempre busy ka na, busy rin siya. Oo. Alam niya pa rin 'yan kung gaano ko love 'yan si Papa Benji. Parang tinambayan mo rin yung shop niya sa Monumento eh, 'di ba? Kami may-ari noon. Oo nga, pero parang kumbaga naging part talaga siya din ng 4 years eh, parang 2018 sobrang lagi ka nando doon. Early 2019, di ba? Sila yung ano, nagmulat sa clothing eh. Okay. Di ba? Yun nga, yung... yun lang masabi ko kasi, nung bago ako sumalang mag-resell, di ko rin alam na kung kikita ako nun or what. Kasi risk-taker ako eh. Sabi ko, mukhang papatok to. Yung mga t-shirt ni Sinyo. Dinala ko sa Cavite City yun. Mm-hmm. Kasi that time, wala pa rin namang Grab Lala Move or ano. Talagang yes, mano-mano shop. JRS tsaka ano siya eh. Shop talaga. Before. Shop, mano-mano JRS or LBC, di ba? Siyempre, yung mga taga Cavite, hindi makikita yung physical product. So, nag-shop ako. Kumuha ako ng, ang dami kong kinuwang brand nun. Na mga hindi naman, hindi siya kilala. Actually, mga ka-grupo-grupo lang din. Kasi nga, ano ako eh. Kasi pag nag-desisyon ako, hindi ko na inisip kung sure bull ba to? Basta sabi ko, risk-taker nga eh. Meron kuha ako sa ganito. Kuha ako 30. Kuha ako sa'yo ganun. Sige, pack. Lagay ko shop ko. Ending. Ano to? Binibili mo to? Binibili. Walang nabenta. Ang nabenta lang yung Sinyo tsaka yung Hypebeat. Hypebeat so, tsaka Sinyo lang. Yeah. Yung ibang brands no, na binitbit mo, no, wala. Hindi nag-move ka agad. Hindi nag-move. Wala. Pero as a support sa kanila, binibili ko before. Oo. Tapos yun nga, yung una lang, syempre, pang second, hindi na kukuha. Ba't pa ako kukuha kasi hindi naman nabibigay. Syempre, papaigutin mo lang yung umaandar. So, yun na nga yung Sinyo na talagang ang laki rin ng naitulong sa akin. Kasi ako may hawak ng ano eh, buong Cavite.
ng Real Jokes Clothing. Yes. Wow. Kumbaga ikaw lang yung official niya pagdating sa South. Oo, oh, kasi dati wala pa Lazada, Shopee. Oo, oh, Pampangas eh. Oo, oh, tama. Na malakas yung katulad ngayon. So, hindi siya katulad ko. Kada lugar. So, akin lagi yung Cavite. Pag sa may local clothing brand na kilala, kinukuha ko na yun. Anywhere from Sapote, paakyat, sa'yo yun. Basta buong, basta kami labing Cavite. Oo. Gusto yun, yun. Okay, okay. Ayun. So, yun, yung RJC. Lakas nun, man. Actually. Ay, oo. Oh. Isa yun talaga sa nakita ko na kasi alos dami ko rin nakita na malakas. Pero yung RGC talaga dati. Mabot sa point na kahit saan ka magpunta, meron na ka ganun. Oo. Lalo na yung black and white na scene. Yin-yang. Oo, oh, yung yin-yang. Yeah, yeah, yeah. Napeke yun, di ba? Isa rin sa mga unang. Masasabi, oh, masasabi mo malakas na talaga pag napeke. Okay. And then? Tapos yun, niyakag ako nila Benji magtayo ng shop as their co-owner. Okay. So ito yung kwento na to, kwento na to nung ano, dire-diretso kung paano na sa negosyo, saan ba napunta yung, saan ba ako napunta? Oh, after mong mag-G-Shock. May shops ka na rin in Cavite, nagre-resell ka ng Real Jokes, wala pang kain Pepe, wala ka pang brand. Wala pa. Nayakag ka, makipag-part. Maglagay ng G-Shock sa branded. Sa branded in Monumento? Yes, yeah, sa Muñoz. In Muñoz, sorry. G-Shock lang yan. Aware ka na sa shirts and caps. May idea ka na, yun na yung nire-resell mo. Pero nung magtatayo ng Hypebeat, Ay, ng branded. G-Shock lang ako nun. G-Shock ang ilalagay mo dun. Oh, wala akong kinikita nun kasi off na yung G-Shock that time eh. Hindi na. Hindi naman. Okay pa rin. Pero kasi tagong-tago yung Muñoz eh. So, mas malakas pa rin yung online ko. So, G-Shock okay, parang okay. Wala lang. Makikisama lang kasi nagre-resell nga ako sa kanila. Tsaka okay lang naman. Sabi ko, mga panahon na yun, may pera naman. Subok lang naman eh. Oh, tsaya, may pera naman ako ng mga panahon niya. Kaya sabi ko, sige, negosyo yan. So, nagtayo ng branded, nandun yung G-Shock ko. After lang months lang, sabi ko, labas ako ng t-shirt. Yun na. Di ko malaman bakit nilabas ko yung kain, Pepe. Anong year to? Same, 2000, ganun din, 2018 ba? 17 ata. 18. Late 17, early 18. O baka 18, ganun. Nilabas ko si kain, Pepe. Okay. Ang unang-unang labas ko ng kain, Pepe, is collab pa. Kanino? Hypebeat. Unang-unang release mo, collab agad. Pero hindi niya alam. Hindi alam ni Benji. Ganto, sabi ko sa kanya. Pinagawa ko na si t-shirt. Oo. Pinadesign. Sabi, G, collab tayo. Kain, Pepe, sige. Ano, asan design? Wait lang, sorry. Alam niya na may kain, Pepe. Hindi, sinasabi ko pa lang. Ah, sinasabi mo pa lang. So wala pang kahit ano, first ta lang yung first, release to. Okay, yun talaga, first sabi ko, collab tayo sa unang release. Sabi niya, oh sige, pasok ang design. Hindi niya alam, gawa na yung t-shirt. Pagdating na, sinabi ko, ito na yung t-shirt to. Utami na mo. Anda, meron lang ano. Siguro pinaprint ko na siguro mga 200 pieces for a start. Agad? Oo, ganun kasi ako eh. Oo, 200 pieces. Sugaro lang ako eh. Tapos hindi alam nang kakulab mo yung design. Hindi, ang design siya, nakaganun siya. Ipin na. Sabi niya, puta, ina mo. Sabi niya, wala na siyang magawa. Dinisplay ko na sa shop. So, di ba? Ang kulit lang kasi, ah, diba? Yung collab, hindi niya alam yung design. Ano sabi niya? Paano niya tinik? Eh, di minuro na lang niya ako. Putang ina mo, Toyo. Paano na? Hindi, ganun na rin kayo kaklose. Kaya lakas din ang loob mong gawin din yun. Kumbaga, meron sa dulo ng plano na yun, alam mo na hindi, matatanggap niya. Alam ko na wala na sila kasing magagawa eh. Hindi na ako para hindihan na i-release eh. Oh, din. Pero part din siguro na nakaklose ko na rin. Kasi kung off, pwede niyang huwag ipatuloy. 200, diba? Actually, ang dami ko nakakulab na hindi nila alam na kulab. Oo. Lahat. Totoo ba? Oo. Loyalty. Gumawa ako ng design ng loyalty kasama kahit Pepe. Hindi nila alam. Basta nilabas ko make loyalty na kasulat. Fivers. Villain. Master. Talaga ba? Oo. Sino ba? Loyalty, Fivers, clothing. Hindi alam ni Mike Baya. Hindi, nilabas ko. Alam, paglabas niya, alam na, nakita na lang niya, may fibers at damit yung babae. Tapos, ano pa ba? Villain. Gagdagal si price. Putang ina pa. Panay mura. Putang ina pa to. I'm gumagaling si Diga. Kasi di ba yung... Yung girlfriend niya. Tapos yung babae, nakasuot ng... Ay, nakapu ng ganito, villain wear. Nakasuot ng villain yung lalaki. Tapos, lakad yung babae. Oo, naka-t-shirt ng Kain Pepe, nakatalikod. Oo, takina, di ba? Fibers, Kain, Fibers, Villainwear, Master, Hypebeat, Local T. Sino ba ba? Yun lang ba mga nakakulab ko? Pero yung pinaka-viral yung mainline mo eh, yung Kain Pepe lang, walang kakulab eh, no?
Ano, yun yung pinaka, pinaka pinag-usapan. Tapos, yun nga, so, balik tayo din sa simula. Uh-oh. Kay si andun doon ka na kay ano? Kay... First release ko yung Hypebeat. Oh, may buo na rin yung tindahan. Oh, yung branded. Oo, oh, nandun so, na kayo. Naglabas ka na. Bumibenta. Tapos naglabas ako ng mukha ko. Second release ko, mukha ko nilabas ko. Ganun ako kagago. Nilabas ko yung design mukha ko. Nakalagay ka yung pepe na ganun. Bumenta. Uh-oh. Tapos nagsimula na yung mga parody. Like pag sinong sikat na celebrity, ginagawa ko kayo yung pepe. Like Ed Calawag, si Dante Gulapa. Okay, yun na yung mga designs na sumunod. Kung ano yung mga maisip ko. Yun, tapos... Kasi yung brand is meme brand talaga siya for you, eh, no? Mm. Oo. Kasi, yun ako eh. Diba? Mm-mm. And then? Kain pepe. So, imagine, tsaka daming mababait. Alam mo, daming mababait. Kasi dati nagsuot, like, si yung hindi pa siya na issue. Like, for example, gustong-gusto kong pasalamatan isa dyan, sobrang solid, si Papa Ron Henley. Oo. Si Papa Ron Henley, sinusuot niya yung damit ko before. Kasi nag-gets na siguro yung humor? Oo, kasi, tropa, hindi ko pa siya kaibigan noon. Ah, binigyan siya ata ni Source. Mm-hmm. Tapos, nakita ko suit niya. Mm-hmm. Tapos, yung cap. It is a Wish shoot niya. Naka-shoot siya na hoodie na kain pepe doon. Sa Wish? Yes. Shoutouts kay Source din. Si Paparon Andy, sobrang bait ng tao niya. Wala akong masasabi doon. Sobra. Napaka, yun yung pinaka-humble sa lahat ng humble. Yes. Yun yung may, kung mayroong rapper na pwedeng may ipagmalaki, it's siya yun. Pero wala kang maririnig sa kanya kahit na konting pitik na meron siyang ego. Yes. Hindi, tsaka wala siyang ibang sasabihin sa ibang tao. Oo din. Yung kunyari, kakwentuhan mo siya. Oo. Magbabanggit siya ng isang pangalan. Wala. Never, no? Kakwento, wala. Mapagood or mapabad, wala. Wala kang marinig sa kanya. Kaya sobrang... Centered kasi, lang siya dun sa topic. Yes. O, kasi tagal nakasama ko rin si Ron lagi before eh. Na vape. O yung pa, nag-vape din ako. Oo, mga juice. Yes. So lahat yan pinasok ko talaga. So yun, sa t-shirt, yun na. Mm-hmm. Hanggang the rest, yung kain pepe. Medyo sumobra rin naman talaga ako. Aminin ko naman, sumobra ako sa designs. Merong mga designs na talagang which is foul na. Oo. Like exposing yung... pepe. Mm-mm. Kasi puta, ganun ako gago. T-shirt ko, all, ano, yung full print. Meron yan, no, iba-ibang itsura ng... Iba ano. Pa yun. Paano ko yung full print na malaki? Yung puro malaking pepe. So, diba, sumobra naman. Ano ka naman talaga na sumobra. Yun yung mali mo dun. Masasabi yes, mo. Yes, nalaman ko na yung mali later on na medyo mali nga. Pero kasi, saan kasi, for humor eh. Wala naman ako intention mambastos ng babae. Although, yun nga. Yung prints na yun, di ba, available yun sa internet? Yung, those pictures? Yun nga lang talaga. Nagkamali lang talaga kasi hindi ko nalang inisip kasi yung damdamin ng iba. Tama. Masyado ako naisip ko nalang sa akin, wala to. Pero bakit dapat inisip ko rin sa iba ba, okay? Sa iba ba, ganito rin para sa kanila? So, medyo ka. Naging makasarili na rin. So, hindi ko na rin naisip kasi nga, puro kagaguhan lang. Mismo. So, yun lang siguro yung fault ko. Yung mga ibang designs. Oo. Marami pa tayong pag-uusapan. Tingnan natin yung growth pa ng Kain Pepe. Saan napunta after that? Ano pa yung mga ginagawa mo? At ano yung existing mo? Pag-uusapan natin lahat after yes, this sige, break. Yes, sige. Let's go. What is up, Cyberspace? This is Dog Brock. Welcome back to Dog Brock TV. At maraming salamat sa panonood nyo ng episode na to. Sana marami kayo napulot na aral at values gaya ko nung sinuot ko yung episode. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na dito sa Dog Brock TV para sa mas marami pang content. I-hit nyo yung notification bell para ma-notify kayo kapag may palabas na video. At i-comment nyo sa baba kung sinong gusto nyo i-interviewin o kausapin o makakwentuhan natin sa susunod. Huwag nyo kalimutan, i-follow ako sa Twitter, TikTok at Instagram at dogbrock_. Join na rin kayo ng Facebook group natin, Dog Brock TV Community. Nasa Facebook tayo, Dog Brock TV. Kita kita sa susunod na episode ha. Pero bago ang lahat, tandaan nyo, mapapakinggan nyo ito sa Spotify, Anchor FM at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Balik na tayo sa episode. Makinig mabuti. Yo, shoutouts muna sa lahat dyan, Cybergang. Maraming salamat. Every premiere, sobrang solid nyo lahat. Sa lahat ng bisita natin na dala ng mga sumusuporta, nakikinig, naniniwala at nai-inspire kay Boss Toyo. Shoutout sa inyo, magandang gabi sa inyo. Balik tayo dun sa ano, sa... Ayoko masyado itakal yung Kain Pepe kasi that's not your main line yun. Pero dun din kasi kita papanakilala.
Sa Cayenne Pepe. Doon, kasi yun din yung entry mo sa Calicon 1. Pero alam mo, papasalamat ako sa'yo. Kasi nung nangyari yung issue, ang dami kong event na binayaran nun yung para sa yung merch. Oo. Diba? Kasi madaming event nun. Oo. Naglalatag totoo. Ako. Totoo. Yung nangyari yung issue, dalawang nag-call off, dalawang malaking event yun. Tinanggal nila si Cayenne Pepe sa roster. Si bawal daw, baka daw, mano ng mga... Oo. Yung mga ano nila tawag doon, yung mga sponsors. Uh-oh. So inayawan. Sa akin, pero bayad na 'yan, ha. Oo. Pero in-out ka nila. Hindi ko pa nga nare-refund eh. Oy, refund niyo naman. Uy. Sino kayo mga events? Oo, basta. Makasabay mo, may makasabay mo 'yon. Pero ako, pero ikaw andun ka. Sabihin ko sa iyo honest. May nag-back out kasi nandun ka. Ah, ngayon ko lang sabihin sa iyo. May dalawang brand na nag-back out kasi nandun ka. Ayaw nila ma-affiliate yung brand nila sa iyo. Inintindi ko 'yon. Kanya-kanya tayong damdamin eh. Pero nagets ko, hindi dahil tinotolerate ko or ano ah. It's just because the issue sa circle namin, ako, business partners ko, sa amin, hindi ganun yung impact nung brand ni Boss Toyo. I mean, oo, tinuligsa siya ng maraming tao, pero sa akin, hindi naman yun yung, ano eh, hindi naman yun yung, ano niya eh, hindi naman yun yung pinaka-sitwasyon eh. Yes. Ang sa amin is, tinanggap namin yun bilang kaibigan ka ni Master, okay ka naman sa amin, alam namin kung ano ka bilang tao pagkaharap, alam namin kung paano ka magkwento, alam namin yung other side of Jason. Yes. Sa likod ng Cayenne Pepe na brand. Doon kami naghawak eh, doon kami humawak eh. Na feeling ko, yun din, doon din nakakling at doon din naka-anchor yung trust sa'yo ng business partners, partners mo. Hindi dahil dun sa persona mo sa internet. Yes. Yeah, yun. Hindi, ako, nirerespeto ko yung nag-ano, I mean, shoutouts pa rin dun sa brands na bumitaw. Pero hindi ko to sinabi sa'yo even nung tuwing nagkikita tayo. Pero ngayon sabihin ko, since sinabi mo rin naman na may nag-call off sa'yo na events, ba't hindi kita kin-all off dun? Ba't hindi kita tinanggal sa lineup? It's because I know that more than selling a design, you're selling parang you're selling ideas to many people na kahit ano actually, basta iba brand mo, pwedeng gumalaw at pwede mo mabenta. And doon ako, bilang marketer, doon ako nakatingin on that particular lang, angle. Ito lang, sabi ko sa, ano, sa industry ng clothing line, actually, tanggap ko in a way na sinasabi nilang basura si clothing ko, yung Cayenne Pepe. Mm-hmm. Pero kasi nasa Pilipinas lang tayo. Mm-hmm. Pero what if hindi ako nasa Pilipinas? Tangina, diba? Sa ibang bansa, yung mga ganyan, wala yan eh. Dito, merch ng porn stars pa yan eh. Dito lang kasi sa atin, nabibigyan nila ng sobrang, wala, sorry. Pero kasi ganun talaga eh. Ang dami sa atin din sa Pilipinas. Mga, pero sasabihin din nila, alam mo na nga nasa Pilipinas ka, ganyan pa ginagawa mo. Pero, eh, yun ako eh. I want to be different eh. Yeah. Kasi and, naman, manggaya ako ng design. Manggaya ako ng ideas. Kunyari ikaw, kukunin ko yan. Tungkol sa weeds, tungkol sa hassle, sa grind money. So, parehas na lang. Nothing against dun sa mga brands na yes, gano'n. Hindi kung sinasabi ah. Kasi sabi ko lang dito kasi is, lagi ako, hanggat maaari hindi ako sumasabay kung ano yung meron na eh. Mm-mm. Lagi akong iniiba ko eh. Salungat ako. Kahit anong mangyari, malugi or mamatay man ako sa gagawin ko, basta sasalungat ako. Naalala ko yung sinabi mo sa akin, may meeting tayo isang beses sa Cubao. Na ang lakas ng shoebox mo ha. Kaya ko rin gawin yan eh, pero hindi ko gagawin kasi ginagawa mo na. Ayoko. Lalo na pag may kakilala ko. Oo. Hindi. Kasi ano yan, hanggat maaari talaga, hiwalay ako. Oo. Inihiwalay ko yung sarili ko eh. From the, kumbaga yung may, kumbaga sa Wolves, di ba may pack yan. Oo, Wolf pack yan. Inihiwalay ko talaga. Oo. So, hindi ka susunod sa liko. Kung ano man ang mangyari, wala ikaw lang masisihin. Oo. So yung nangyari sa Cayenne Pepe, wala akong sinisi eh. Eh kung ginaya ko yung save ako, meron palang nauna nun, sisihin ko pa yun. Oh, di ba? Sabi, no, para si ano, Siner, oh, di ba? Si Tigas Etits. Oo. Oh, di ba? Oo. Nadikit siya sa akin. O uh-oh. Nawala si Tigas Etits niya rin, di ba? Pero good job, okay siya, nakilala pa rin siya. Si Siner. Siner na siya ngayon. Oo. Di ba? So, ganun yun eh. Anong nangyari sa akin si Cayenne Pepe, wala na akong masisi. Shoutout sa kay Siner. Yan, mga tropa lahat yan. Oo, oo. Nainggit nga ako, nagpunta sila ng Pasig noong nakarang kasama si Ruiz eh. Oh, si Ruiz. Yan, si Bless. Oo. Eh, okay. Moving on. Yun nga. Sa akin naman, naiintindihan ko kasi yung lingwahe mo eh. May mga, yung pang-unawa ko, iba eh.
may kilala akong sex worker, hindi ko siya sisihin na sex worker siya eh. Kasi may dahilan siya kung bakit niya ginagawa yun. Gusto lang mabuhay eh. Exactly. And yun yung perspective ko sa brand mo. And ilihis ko lang ng konti, or ibabalik ko lang ng konti, may mga brand owners na galit sa'yo. Minsan kaibigan ko rin. Pero iniintindi ko sila based sa perspective nila, pero naiintindihan ko rin, naiintindihan ko ba't sila parang galit? Ako intindi ko rin yun. Pero naiintindihan din kita, pero hindi ko maintindihan, saan ka nang gagaling? Nasaga saan ka ba? Yeah. Ako intindi ko sila. Alam ko naman na ano eh, parang binaboy ko yung local clothing, sinasabi nila. Pero kasi hindi naman kasi ako, ano eh, hindi naman ako lumilinya sa kanila eh. So gumagawa ko ng sarili ko eh. Kumbaga, hindi ko naman kinukonnect yung sarili ko sa clothing nila. So walang way na sinasagasaan ko eh. Hindi naman nila masabi na baboy ko yung clothing industry. Kasi, bakit? Hindi naman kayo yung clothing industry. It's not your brand na matatawag na clothing industry. Isa ka lang dun sa, nakikisali, dun sa clothing industry. So paano kita masasagasaan na sinasabi mo na sinasagasaan dahil sa bastos yung ginagawa ko. Nandoon din ako. Brand owner ka lang eh. Hindi ikaw yung industry. Yeah. Kung sino man yung tumutulig sa, yung and, sasabihin and, ko, hindi ikaw yung clothing industry na sinasagasaan ko. Yung clothing industry, wala kasing nagmamayari niyan. Totoo. Anong, totoo. Ang dami. Divisoria na lang anong, yung mga nagpiprint doon. Clothing industry pa rin yun, di ba? So, local brand nga lang tayo kasi parang meron lang tayong samahan kasi. Di ba? Usually, meron tayong... It's a community. It's a big community lang. Meron tayong elite community na yung mga para sa mga konyo. Ganun yan. Sa pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, ha? Merong masa. Yeah. Merong mid. Oo. Merong tropang... may burgis talaga. Yung sobrang high-end na... Oo. Oo na... Meron naman din mahilig sa mga parang yung sa mga metal like ROB. Di ba ibang market no? Brutality, yung mga, paano ito, yung sa Palacola, ano ba yun? Medicina. Medicina. Iba. D-Grave, Bansin. D-Grave. Yes. So, meron naman yung sa mga solid na hip-hop na brand. So, meron din tayo yung mga elitista, like yung mga mamahali na yung mga DBTK, Drone, mga ganun. So, bakit? Pero overall, it's local. Yes, diba? It's local. So, how would you affect all of that? Oh, kasi ang category ko, wala doon sa category nyo. Yeah. Sarili akong category. Kumbaga sa slice ng pie, meron kang maliit mo na slice na hindi naman... Hindi, at saka ako, nakatingin ako dun sa... at the end of the day, is tao pa rin magde-decide kung anong bibili nila eh. Yes. Tsaka hindi naman siguro bibili ng damit ko yung customer nyo. I have my own possible customer. Yun. Yung mga customer ko, talagang katulad ko din yan. Mm-mm. So, may bababae, may papalalaki, may mayayaman. Mm-mm. Meron mga sa ibang bansa. Actually, sobrang... Yun yung humor nila. Yun yung character nila. Sobrang lawak nung Kain Pepe ko before. Nag-release ako ng 5,000 pieces every release ko. Mm-mm. Ganun ako mag-release. So, libangan ko lang yung time na yun. Ha? Hindi yun yung... Main hustle mo? Hindi yun. So, puro kagagawal lang. Kaya mga design ko doon, puro kagagawal lang. Kasi, di ba? Pero it's a big loss. Nung nawala si Kain Pepe. Kasi sayang din yung... Di ba? I mean, 5,000 pieces is still, di ba? Yes, million every release. Yes. Pero, saan nyo? Tayo nyo yung international scene ng Kain Pepe. Yan! International mo siya i-register. Target, target ko kasi para maging supreme. Medyo mataas talaga yung goal. Kasi ganun talaga ang mag-goal eh. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, kung hindi man mangyari, pero hindi, mangyayari yan. Babalikan nila to. Nangyayari na yun. Nag-start pag ang na next billboard mo, nasa Osaka, Japan na or nasa Tokyo na. Nag-start na ako. Magkano ba range ng t-shirt ngayon? Pinakamahal. 1,000? 1,000? Oh, tingin ko, ang nakita ko, pinakamahal si Agi. 1,900. 1,900 damit niya. Okay. Bearskin. Bearskin. Oo, mahal talaga yun eh. Kasi very limited eh. Yes, oo. 1,900. So, hindi na kami nagkakalayo. Pero secret ko lang yun. Talaga? Yes, di ba? So yun na talaga price point mo? Hindi pa. Tataas pa yun. Tataas pa? Wow. Bala ko 2,500. SRP na Supreme. Yun. Sobrang limited. Kasi may bumibili. Para yun sa may gusto. Para sa mga bumibili yun sa akin. Hindi naman yung buyer yun eh. Hindi yung buyer yun actually. Actually nga. At saka kung hindi, kung umalis sa kanila yung buyer nila, kakulangan nila yun. Hindi mo kasalanan yun. Yes. Tsaka isa pa, shop owner ako. Kahit pa paano, masasabi ko na isa rin ako sa mga naunang nag-shop owner eh. Oo. Na madami. Oo. Na nag-carry ng iba't ibang brands. Yes, kinerry ko 'yon. Nag-carry ako doon. So, 'di ba? So, yung ibang mga ang nangyayari nga niyan yung buyer ko ng Kain Pepe, pag nabili na nila lahat ng design, bumibili pa ng design ng ibang brand.
Diba? Yung Boss Toyo Watch Depot, umabot sa point na 70 brands ka ba? Hindi. Ang kineri mo, pinakamalaki. Ay, oo. Madami diba? Yan. Umabot sa 70. Oo, nung may issue ka, parang more than 70 na ang brands mo na kinikeri nun. Madami na talaga nun, oo. Ang ano ko nun, ang take ko naman nun, which is naging ano rin ako, naging transparent din ako sa social media ko, sa Twitter tsaka sa Facebook na nagagalit kayo sa tao, pero hindi nyo alam na merong 60 plus businesses and business people yan na sinusuportahan yes. na nakakabenta sa shops niya. Kasi dati, talagang... Kasi yun yung alam ko, yun yung perspective ko. Wala sa shop dati. Malakas talaga mga shop. Nung bago yung Lazada and Shopee, bago pandemic. Kasi umangat naman ang e-commerce talaga nung pandemic, nung natuto na yung tao magbayad ng online eh. Yes, doon naman na salanta. Nasalanta ka yung shop. Oh, dami mong stocks nun. Million worth of stocks na natulog. Hanggang ngayon, marami pa ang utang. Yeah. Sa damit, no? Oo. Dami. Paano mo ina-handle yun? Speaking of utang, kasi you're a businessman, naiintindihan mo na yung pera ng negosyo na to, hindi mo pwedeng itapal sa lugi ng negosyo hindi na pwede. To. Kasi wala parehas yung lulubog. Yes, sa mayroon wala. Oh, hindi. Separate ano to? Separate entity to eh. Kumbaga, halimbawa, pag nalulugi si Petron, hindi kailangan malugi si Magnolia. Yes. Isa lang may-ari niyan. At hindi porket lugi si Tollway, malulugi rin si San Miguel. Yes. Iwahiwalay ang libro niyan eh. Naiintindihan naman ng mga investors ko tsaka ng mga iba kong... Yung partners mo doon? Yes. Hindi, kasi naman lahat naman tayo tsaka, sa pool noon. Hindi lang naman ikaw. Talaga ako titigil din. Sabi ko, hindi ako para dibayaran yan. Actually, ang dami may utang sa akin. Alam naman nila. May mga utang sa akin. Gusto mo yung shout out dito? Hindi, tropa. Sabihin lang, basta huwag lang susuko eh. Kasi, actually, bakit ganun? Ikaw may mga lugi ka, may mga utang ka. Bakit nagpapautang ka pa rin? Hindi, nung time na yun kasi, di ba nagpapautang talaga ako nun? Oo nga. Nung mga time na yun, ang dami lumalapit sa mga brand. Yun nga pala yung ano, yun nga pala yung isa sa malaking hassle mo, kaya side hassle lang yung damit. Oh, yun pa pala, isa pa pala. Yung kakaan niya sa akin, madami mga brand owner dyan may utang sa akin. Talaga ba? Pero marami rin akong utang. So okay lang. Okay lang. Pero kasi, syempre, ang hirap din talaga. Actually, yun nga yung ano, parang isa rin sa parang intriguing, no? Hindi dahil kakilala kita ng personal, pero ang lawak mo, ang yung pag-iisip mo kasi is hindi kahon. Hindi pwede. Parang ako, pagod na ako eh. Pero pag nakikita kita, hindi ka talaga nawawala ng pag-asa, tol. Actually, kagabi napagod ako. Nag-post okay. ako kagabi, di ba? Nag-post ako kagabi na pagod na ako. May times talaga na ganun. Mababurn out ka, no? Oo. Tapos, nung naisip ko mga one hour, binura ko si Post. Sabi ko, hindi pwede akong magpakita ng ganyan sa Facebook. Eh. Paano meron kang video. Almost 100 franchisee? Hindi lang doon. Kasi syempre, yung iba na naniniwala, kahit pa paano, sinasabi nila na tinitingnan nila ako, hindi ko yung tinitake na titingnan mo ako, idol mo, hindi ganun eh. Kasi gusto ko nilang na, kahit pa paano, kasi ako may mga uminspira sa akin eh. Tama. So, kaya ka ganyan dahil doon sa mga yun. Gusto ko marating yung narating nila. Yeah, exactly. Diba? So, may maganon din. So, pag nakita nila na medyo down si ganon, so, diba, medyo madadown din sila. Ganon yun. Ako, kasi pag nakikita ko yung mga boss ko na down. Yung energy. Pati ikaw nadadamay. Yes. So, may ilan yung tao mo? Oh, diba? Dami. Oh. So, oh, ganon lang din. Pero ganon talaga. Ako minsan, no, ganon, may ano ko eh. May, sa Twitter ako pumipitik eh. Oh, saan? Katulad kagawa na pag... Nakakagaan eh, no? Pag minsan na ilabas mo. Kasi wala kang mapagsabihan eh. Oh, kasi minsan nakalala okay ka pa. Oo. Pero di mo alam kung pwede lang umayaw. Kung pwede, pwede mag-time purse, no? Sana pwede mag-time purse, pwede no? Pwede lang tumigil. Kung marami lang pero titigil na talaga ako. Dahil, seryoso yun. Siguro, if kaya ng... Kasi ang ano ko dyan, yung mga anak ko eh. Yun talaga, no? Kung kaya ginagawa lang, mo lahat kung kaya para. Nalang mabuhay na hindi na ako magbibigay ng pera, mabubuhay na sila ng pundar ko para sa nila, yun na yung time to stop para sa akin. Mabuhay sila, piti yung hanggang anak nila. Kung mga generation to generation, ako yung... Yung upa, lahi mo, kumbaga. Second generation, third generation, established na sila. So yung pag yun na nangyari... Yun sobrang na yun. Laki ng goal mo, no? Yun talaga. Bakit? Bakit? Saan ang galing yun? Bakit ganun kalaking goal? Bata pa lang talaga ako. Alam mo ba yung pangarap ko nung pag nag-inuman kami or nung panahon na binabinata bisyo? Oh. Kasi mabisyo talaga ako. Mm-hmm. Addict ba? Di ba? Mm-hmm. Oh, nung 3 times na rehab. 2 sa Bikutan. Tsaka 1 sa Tagaytay. Nung nandun ka sa days na yon. Ang kwentuhan namin ang pangarap ko magkaroon ako ng bahay. Pero hindi lang basta bahay.
isang subdivision, iba yung kwarto, iba yung banyo, iba yung garahe. Iba-ibang bahay. Subdivision. Tapos, compound ang gusto mo. Yun ang pangarap mo. Subdivision. Yes. Akin, nandun yung lilipat-lipat ako niya. May master bedroom. Ganun kalawak yung imagination ko na gusto kong maging ganun. Gusto kong maging mayaman. Nasabihan ka ng taong baliw? Then, may toyo. May toyo. Praning, sapi. Yun yung mga tao saan. Kahit dati pa, high school mentoring. Pinangatawanan mo yun, no? Hindi talaga ako eh. Hindi ko kailangan pangatawanan eh. Kusa yun. If, kung talaga, natural siya. Kung talagang kasama niyo ako sa bahay, sabi nga, kung, eto nga, tiba, natatawa na siya, best friend ko. Kung kasama niyo ako sa bahay, kung paano ako mag-usap, kung binablog lang namin yun. Oo. Yan ang million views, no? Mamatay ko sa kakatawa talaga. Pero alam mo, yung mga pinapatay ko na yung mata niya para hindi siya matulog, mga payo. Oo. Kaya nilagyan ko na swimming pool yung kwarto niya. Kailan lang? Oo, kanina lang. Kanina? Oo. May swimming pool yung walang vlog yun. Nilagyan ko lang, mga trip. Hindi, alam mo ba, kung friend ko to, yung dalawang account niya, isang meron pa siyang office, iba ng office niya ngayon eh. May office siya sa Cubao. Office slash bahay sa Cubao. Which is, napuntahan ko. So, nai-imagine ko yung pwesto. Itambak yung hugasan. Wala nag-uhugas. May katulong siya. Nag-Facebook live siya, tapos nag-uhugas siya. Oo. Diba? Yung katulong niya, hindi alam yung gagawin eh. Oo. Tapos, nakita mo ba yung office ko? Yung ilaw. Yung ilaw ko. Oo. Di ba, medyo malabo mata. Isa. Oo. Isang fluorescent. Hanggang naging tatlo, naging apat, tapos may pin light pa. Ganong kaliwanag sa taas ng table mo. Bukat tanga yung office ko. Ay, gusto ko yun eh. Parang operating table yun. Oh, sobrang liwanag. Diba? So, yun lang. Wala, di ko siya pinapangatawanan. As in, yun dalawa lang. Yun yung natural. Ako. Kusang lumalabas sa akin. Kung kilala mo ako, nakasama mo ako sa araw-araw. Kung tropang branded ka, alam nila yan. Pag napunta ako ng branded, ayaw nga nila ako papuntahin dun. Mm-hmm. Sa mga pinagagawa ko kagaguan, di ba? So, yung mga ganun. Kahit kilo master, pag magkasama kami, yun talaga ako. Kasi, kumbaga, pagka ganun ako, nawawala saglit yung pag-iisip ko sa negosyo. Doon ka nagiging ikaw. Kaya nga, nabanggit mo rin sa akin, di ba pare, na yun yung nakuha mo sa pagmumotor. Oh, yun. Yung nakafocus ka lang sa pagmumotor, wala kang ibang iniisip. Kaya gusto ko rin yan. Kasi hindi ka pwedeng sa motor. Pag patanga-tanga ka dun. Big bike yun. Tapos ka dun. Diba? 400cc, 400 pieces yung katawan mo dun. 700cc, 700 pieces. Kaya sabi ko kila Alan, magmotor na sila. Kasi dun talaga. Kumbaga, pagka wala ka sa manibela ng motor, yun yung panahon mo para mag-isip ng lahat ng bagay na kailangan. Hmm. Pero kailangan mo nga ng break eh. Para makabalik ka ng buo eh, di ba? Hirap. Mahirap talaga, lalo na, ang hirap kumilos kasi, Papa Dog, lalo na pag, like yung nadali ka nung pandemic. Mm-hmm. Actually, before pandemic, okay ako eh. Mm-hmm. 2020 talaga, mabigat. Sobrang nangyari sa akin, di ba? Mga, kung ano nung nangyari. Pero hindi ako sumuko, nakita mo naman. Nagpahinga ka lang, nang mabilis. Nagpahinga lang ako ng 1 month. Uh-oh. Pero nag-hustle na ako. Donut. Diba? Cellphone. Cellphone, donut. Sa cellphone, actually, nakilala ko yung mga may-ari ng mga mayaman na... Mga Realme, di ba? Mga ano? Realme, Huawei. Piti yung mga may-ari siya ng mobile, may-ari ng Silicon Valley, may-ari ng... Natonton mo yun lahat? Yes, may-ari. Makausap ko. Nakausap ko mga may-ari. Friend ko yung iba. Like si Sir Jerry Shena. May-ari ng Shena Mobile. Yan, friend ko yun. So, kasi nga, nung time na cellphone, kuha ko ng kuha. Hindi ako natatakot, kuha ng madami. Inuubos ko. Nagugulat na lang yung tao, nagugulat na lang yung brand. Bakit? Ang dami nitong bumili. Ganun kasi ako yung hoarder eh. Pero masama din pala yun eh. Like yung nangyari yung pandemic, nag-hoard ako ng t-shirt eh. Oo, yun nga. Oo, sobrang dami. Kasi yung hoarder ako. Kahit kay La Master, alam ni La Master yan. No one expected naman. Honcho, sobrang dami mong, di ba? Sobrang dami mong... Ang dami kong brand. So, yung iba nga, hindi pa bayad. Like, madami. Andiyan yung mga tropa. Buti 19 yan din naman nila. Nagugulog-gulog. Kasi, andun pa rin yung shorts nila eh. Mm-hmm. So, dumating din kasi late na. Kunyari, in order ko ng December, dumating siya, March na. Tapos, ilang days lockdown. Na, biglang lockdown. So, tama. Diba? So, syempre, yung iba, buti yung iba, nabayaran ko na. Yung iba, unti-unti pa rin inuulugan. So, kasi hindi ko pwedeng iba. Katulad sinabi mo, kumikita man ngayon. Yung ibang bagay, negosyo? Hindi ko pwede ilagay doon eh. Kasi mababaw na ko lalo. Oo. Pero maganda naman doon kasi,
good terms ka pa din sa mga investors, sa mga sa mga hindi brands. Oo, hindi pwedeng ikaw na nga may atraso kayo, ikaw pa kupal, no? Hindi, walang ganun. Oo. Hindi ko pwede gawin yun. Totoo ka sa mga totoo sa'yo? Totoo. Tsaka, yun talaga eh. Kaya pag, di ba, pa nagpo-post ako, never din ako nagpost na tangina na ito na ako. Like, kasi sabi ko, ano lang talaga ako. Ay, kanila maniwala. Sabi ko na, ano, wala akong pambili niyan or what, kung ganun. Kaya nila, madami kong pera. Pero, totoo lang. Siguro, in the future, hindi naman ako mawala. Siguro yung galaw mo, if I may rephrase your own words, yung galaw mo, marami kang ginagalaw, malaki yung potential. Yes. Pero sa ngayon, kino-cover mo yung bagyong sumalanta sa sa mga negosyo mo eh. Marami akong pera actually hawak. Uh-oh. Pero hindi sa akin eh. Oo. Sa company siya eh. Sa negosyo siya eh. Oo. Diba? So, which is may partners ka. Yes. Tapos, siguro, salamat na lang ako sa girlfriend ko. Yung sa kasama ko sa bahay. Kay Miss Joy? Yes. Si Miss Joy, yung fiancé ko. Siya yung sumusuporta sa akin. Kasi siya na yung nag-online. Like yung golds ko, yung mga watches ginto ka, ko. Doon na siya nakatutok. Na, so focus ka sa franchise business mo? Yes, sa food. Okay. So yun, tagtutulungan kami. Mm-hmm. Wala pa naman kami kinikita sa franchise eh. Ah, sa mga food namin. Kasi nagpapagawa kami ng commissary. Andyan yung mga marketing namin, tauhan namin. Bumili kayo ng napakalaking ref, kulang pa. Freezer walk, kulang pa, ang dami. So, million na yung nag-gastos. Itong office ko, kalahati ata ng freezer nila to. Kasi laki nito. So, binibuild pa lang namin. Uh-oh. Para sa mas para sa mas para sa mas bigger operation. Oo, kasi which is part 'yun ng pag-grow eh, pag-scale eh. Uh-oh. Investing eh, nag-iinvest ka sa sarili mong kasi naman pag-atiyatiyan namin 'yun. Agad. Tunga nga kayo, hanggang doon na lang. Oo, so 'yun talaga. Okay. Okay. Fast forward tayo, Bastoyo. Pandemic, nakita ko grabe. Punong-puno yung mga sasakyan mo ng donut, dinideliver mo talaga. Cellphone, karton-karton na tipong, parang ang cellphone sa'yo eh, parang ano eh. Parang Manila. Parang kahan ng sigarilyo. 200 pieces everyday na sold ko ng pandemic. Paglapag paano ko pala, yun? Sa reseller, paglapag ko pala, kasi hindi sila nakakalabas ng Manila. Nung pandemic, ECQ, I'm the man! Kahit saan nakakapunta ako. Any point of Luzon. Yun. May cheat code ako eh. Oh. Bustoyo eh. Ay, joke lang. May cheat code lang. So, nagawa mong lagariin yung suppliers, yung kailangan ng tao ng pang-online, pang-contact, mas advanced na cellphone, nandun doon ka to sell them that. Uh-oh. On a cheaper price. Kasi hindi nga sila makakaluwas eh sa mga suppliers. Siyempre, pag dumaan sila, lalalamob nila magkano yung 300 na fee for Manila, edi yun na yung tubo nila. Mm-hmm. Kaya ako dinadala ko lahat yun. So, by volume ka mag-operate? Volume talaga. Uh-oh. Pagdating ko na 200 pieces, ubos na ng gabi yun. Paglapag na pagkalapag ko pala nun, kulang pa. The next day, hanap ko ito, supplier. Hanggang laptop. Sa mga laptop. Inubos ko yan. Sinusuwid ko yan lahat. Before. Ano motivation mo nun? Bakit mo ginagawa yun? Dahil sa... Down ako nung time na yun. Actually, yun yung time na parang gi-give up na ako. Kaya nagpahinga ako nun 1 month eh. Yung nangyari sa akin. Right after yung pasukin ako sa loob. Yeah. Million yun eh. Sabi alahas, ko, cash money. Ko. Pero pa yun eh. Yung nangyari na rin lang. Parang betrayal. Sabi ko, parang suko na ako. Sabi ko, may pera ako na nabusin ko na lang kaya yung pera ko. Parang mga ganun, house party. Eh tapos, nainip ako sa bahay. Hindi mo rin kaya na isang buwan, mahigit isang buwan na hindi sabi gagalaw ko, eh, no? Parang hindi ako to eh. Pinagtitimpan ko ng lahat ng tao ko, kung ano pinagagawa ko sa mga tao, pinagugupitan ko, pinagagalit ako. Ko wala na kasi akong magawa. Sabi ko, hindi ako to. So bumalik ako. Yan. Unti-unti, bangon. Nakita ko yun eh. Pero, ano eh, siguro, ewan ko, pero buti na lang talaga lahat ng pinapasok kahit papano. Di man ako, gumagana. Di man ako yung pinakamagaling sa mga ginagawa ko. Pero at least nagkagawa ko. Gumagana? Yes. Kahit anong pasukin ko. Yun, ngayon, nasa food. Okay. Food business ni Boss Toyo. Gusto ko ditong... Ay, hindi pala. Before pala yan, isa rin pala ang XB. After sino, si Mark. Okay, si Honcho. Si Mark. Yes, Papa Mark. Unang-una. Shoutouts to yes. Mark. Yes, tropa. Honcho. Solid yan, si Mark. Koy, congrats sa Ferrari ah. Rari. Yan, iba yan. Siya yung unang nakausap ko sa XB. Saan to? Hypebeat din? Online.
Hindi. Sa ano lang, what's your toyo? Sa G-Shock. Nag-inquire siya? Hindi. Ano ha? Si Mark, bumibili siya talaga. Oo. Hindi siya sponsor. Oo. Binibili niya. Kahit marami siyang views, kahit sikat siya. Wala, binibili niya. Kahit ngayon, kahit pag may gusto siya, binibili niya. Wala sa akin yung sabihin mo na ano. Siya pa nga nagbibigay. Oo, yung taong yun. Napakabait nun. Oo, yung vintage cup ko nga, sabi ko, gusto ko nung kasi wala akong pambili ng vintage cup. Gusto ko yung Orioles eh, kasi naalala ko nung high school ako. Sabi ko, yun yung cup ko eh. The next day, may rinahanapan niya na pala ako sa ano. Nung narinig niya yun? Oo, nagkwentuhan kami. Sabi niya, pinayam niya ako. Gusto yun, may dumapo. Ano yan? Inanan niya agad yung vintage cup. Wow. Ganun si Papa Mark. Shout out sa Honcho. Oo, sa mga hindi nakakalam, akala niyo mayabang yung tao, pero tangi na sobrang. Actually, kailangan niyo lang naman talaga makilala yun eh. Oo. Lahat naman ng tinuhusgahan niyo sa internet or lahat ng feeling niyo personality na pwede kayong magbigay ng opinion niyo against that person, hindi mo lang kasi siya naiintindihan, kaya mo nasasabi yan. Tsaka kasi hindi kasi nila nakakasama. Siyempre, iba-iba naman yan. Kahit naman kayo, kunyari, yung isang tao, hindi naman tayo friend. E ba't tayo? Siyempre, medyo... alam mo ba, yung nanonood, may sinabi ako na taliwa sa opinion nila. Eh, hindi naman sila yung kausap ko, ikaw eh. So, diba? Tara dito yun, naka-record lang. Kung ikaw yung nakausap ko, kung ikaw, kung sitwasyon mo yung alam ko, iba malamang yung sasabihin ko. Yes, oo. Minsan kasi ano yung sarado lang talaga yung pangunawa. Sana masyado nilang inaabsorb yung mga hindi dapat absorbin na, di ba? Ayan nyo lang. Hindi naman ibig sabihin perfect ako siya o yung kausap ko sa mga sinasabi namin. Based yun dun sa usapan namin So yun, yung XB doon ko nakilala si Mark, inibitahan ko pumunta ng shop. Actually, nung unang punta nila, hindi pa yan, naglalakad lang, wala. Ito ba yung sapote? Hindi, iba pa. Hindi, sa yan? Sa Rosario. Oh, Rosario branch. Ano yun? Nag-SM kami noon. Walang picture taking, walang umahabol, wala lahat. That time? Yes, that time. Pero si Mark is Mark na noon. Marami nang nanonood pa nag-live si Mark. Marami na. Mark is Mark na talaga noon. Boss one na siya. Mm-mm. So wala, simple lang. Tapos after pumutok yung kaya mo sila, in-invite ko ulit. Mm-hmm. Walang mabaya dyan ha. Mm-hmm. Na-invite ko sila dati na ganun. Sabi ko, tong tropan to, sabi ko, ano to, para sa akin, ilalaban ko din to sila. Kumbaga, iba rin talaga. Sa akin, parang ganun si Daryl naman. Si Daryl. Parang nakilala ko siya, wala. OC Dogs, hindi pa siya skastakli. Hindi pa siya skastakli. Oo, hanggang sa makapunta kami ng Amerika, nag-US tour sila, nag-US tour ako. May iba akong show na kasama, iba yung show nila. Hanggang sa, eto ngayon, kila Zeb, tumutulong ako sa ibang mga ginagawa nila. Naramdaman ko yung katulad kay Mark, na parang nag-grow. Sila pero hindi nagbabago. Yes. Hanggang ngayon. Kaya, 'di ba? Yung nagtapos yun ngayon, inimbitahan ko sila opening ng shop kasama si Sinyo tsaka si Rapsi. Rapsi babe. Hindi, si Seika. Okay, si Seika. Tsaka tropa. Yun na. Eh sikat, ano na yung hayaan mo sila? Oo. Trending na. Parang zombie na. Oh. Yun yung first time mong ma-experience yung ganun. Hindi. Yung kasi Sinyo, nauna mo na nag-opening si Sinyo. Ah, oo. Pero na rin, pila na rin. Siyempre, oo naman. Flip top ano yun eh. Oy. Di mo maratanggi yun. Noong time ni Sinyo na kainita niya, tangina, grabe din yun. Kahit saan magpunta, Sinyo, talagang pinagagulan. Tapos next din nalako sa Cavite is, yun nga, si Seika, tsaka si XB, tsaka si Sinyo. Mm-hmm. Mas malakas. Zombie na. Marami tayong pag-uusapan. Balikan natin yan hanggang sa kung ano na yung XB and yung businesses mo yun, which is part din sila after this break. What is up, Cyberspace? Welcome back dito sa Dog Brock Radio. Napapanood nyo kami. Naka-stream kami ng live dito sa Dog Brock TV. Mapapahingan nyo to Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Pocket Cast, Breaker. Lahat ng podcast streaming platforms. Naku, nasa podcast ko na si Boss Toyo. Pagkasensya nyo na, mga idol. Papa, gusto ko malaman at i-share din sa mga nanonood sa atin. Medyo sa ngayon, ang tungkulin ko kasi bilang podcaster dito sa atin, ito kasi talaga yung kinukonsume ko, Papa. As in, kung meron akong 8 hours in a day na nakikinig ng audio content, parang 20%, 10% lang doon music. More on learning sa ko podcast. So, nung pandemic, na-discover ko na parang strength ko to. Tapos nireguluhan ako ng girlfriend ko ng mic. Kaya nagsimula siya. As in, may sumup, di ba, gaya ni Miss Joy, sinusuportahan ka. Ganon din yung nangyari na parang gusto ko mag-podcast, binilan ako ng mic birthday ko. Doon nagsimula. Mike, nung birthday ko, August. Anyway, going back,
August 2020 ako nag-start. Medyo sa ngayon kasi ito yung circle ko eh. So parang hip-hop centric siya. Pero eventually gusto ko rin maka-interview ng piloto, engineer, abogado. Sooner or later, dadating ka naman. Oh, ganun. Sa ngayon lang, siyempre yung circle muna natin para makover na, makabuild tayo ng audience. Kasi tayo-tayo rin naman yung nakikita, tayo-tayo magkakilala. Ang hirap din kasi i-podcast yung hindi mo kakilala, ano itatanong mo? Oh, wala kang idea. Wala kang idea. Yeah. Mag-research ka pa. Hindi siya natural. Oh, plus, siyempre, may iba rin naman akong ginagawa. This is just side lang din nung mismong operation ng company at operation ko as a brand. So, yun. Ngayon na nandito ka na. Gusto ko lang din para din sa mga hip-hop audience and dun sa mga technically nasa market or crowd natin. Bukod kay Sinyo, nakilala mo na XB, sino pa yung sa mga XB yung mga susunod mong nakilala? At isa sa mga closest mo na hip-hop artist is si Price Tag. Yes, Price. Na naalala ko sa Green Sun in Makati, this was 2019, bago mag-Calicon, yung Sunugan. Yes. Involved, very involved si Boss Toyo on that particular battle dahil ganun kaka-close. Sa PressCon? Sa PressCon pa lang, yeah. Doon, kasi like ako sama si Price nung time na yun. Mm-mm. Kasi tumatambay siya ng hype beat, nandoon yung Villainware, plus he is learning business with you. Yes. Nakilala lagi ko si Price sa locality event. Mm-mm. Dito sa B-side. Yes. Mm-hmm. Nakilala ko si Price noon. Takina, hindi ko akalaing ganun yun. Down to earth. Oo na. Malambot puso. Takina, siyempre sa flip-top. Gun bars. Kita mo. Pero nung una ko siya nakausap sa B-side, mm-hmm. Takina, tangin ng taon to. Iba siya, no? Oh, iba. Okay. Mararamdaman mo yung genuine? Oo, sorry ko. So, simula na, until now, yun pa rin. Kaululan ko pa rin yung hype na yan, si Price. Mm-hmm. Solid yan. Mm-hmm. Iba. So, ano yan eh? Isa yan sa mga taong pagpumunta sa bahay kahit wala ako. Welcome sa bahay. Mm-hmm. Di ba, Tong? Yun. Ganun siyang ano eh. Anyways, paano mo sila nakilala? Paano? Actually, si Price, nakilala ko siya dun nga sa B-side. Tapos, kwentuhan lang. Binigyan ko na relos. Mm-hmm. Sa madaling salita. Kasi talaga, dati. Oo. Lahat ng artist dati kasi before sa relos eh. Involved yung G-Shock kasi yun yung main business ko. Oo. So pag na-promote, pag nasuot nila, na-post sa... Papasok na lang yung ibang business mo, yung damit, papasok na lang dun sa shop eh, di ba? Nandoon na lahat. Pero relos talaga nun before. Mm. Tapos yun nga, nakilala ko si Price Tag. Doon ko rin nakilala si Chris Delano. Mm-hmm. Nung event na yon. Tapos nag-inuman din kami nila Price. Tapos yan, nag-usap-usap lang kami. Pero nakagawa na ata kami ng music video nun with Lil P tsaka J. King. Okay. Boss Toyo Productions. Oo, tsaka si Seika. Oo. Parang ba kami nagkakalala ni Lil P? Si J. King. Sa isang event ata ng clothing line. Mm-hmm. Andun sila, kabakanta. Tapos pinarinig nila sa akin yung mga kanta. Pero inadose mo ng music video? Sabi ko, ang ganda ng kanta mo, Lil P. Sabi ko, yun, yung sago, shoot natin. Sabi ko, sige, shoot natin. Dalawang mm-hmm. kanta yon, yung Teka Muna Miss, tsaka yung Ganda Mo. Two so, songs, ginawa nyo. Yes. With so, Seika to, parehas? Hindi. Yung isa lang. Si Risa May yung second. Okay. Actually, ano na rin, kahit pa paan, nag-million views, 4 million ata. That time, no? Ang hirap magpa-million dati, ha? Ngayon, mas mabilis na. Tsaka mas marami ng may gadget. Hindi naman ganun kasikat. Sila, J. King. Dahil nasa flip top sila nun eh. Si J. King from flip top eh. So yun, ganagkaroon lang ng ano, differences. So nag-part ways. Mm-hmm. So yun, tapos si Price Tag, nag-shoot din kami ng MV. Yun, actually, gagugaguan lang yun eh. Nag-shoot kami, nag-isip, shoot tayo ng MV. Sige, yun, sige, gastusan natin. Tapos, hindi siya nangingi. Yun yung isa dun sa ano eh. Isa na kung proud ako kay Price, hindi siya buraot. Yes! Exactly! Kung meron akong isang bagay na sasabihin sa kanya, sobrang ganda. Ang dami kong pwede sabihin kay Price na pangit na bagay, pero yung magandang bagay, hindi siya buraot. Alam mo kahit yung music video, nag-contribute siya. Tsaka open siya sa ideas. Tsaka hindi siya para gumastos. Yung sabi niya, oh, para makatipid ka ko, is ganito, ganyan, ganun.
Alam mo ba yun? Meron siyang malasakit sa production. Yes. Yes. Tsaka hindi, bilang siguro sa akin. Pero pack yung price. Oo, oh, takin na yan, hype. Love ko yan. Oo, oh, paulo lang ko yan. Buti na lang, natalo si LeBron. Dangin mo. Gaga. Ano Lakers yun? LeBron. Dangin na yun. Oo, oh, diba? Yun, saya si price. Solid yan. Sobra. Until now, isa yan sa mga... Tsaka ano yan? Pagod na, lumalaban din. Kumbaga sa sabong eh. Diba? Kumikikig pa rin yan kahit nakataob na. Hindi mo mapasuko yan. Dami namin kwento niyang hype na hindi pwede sabihin dito. Hindi, trop. Ano talaga si Price? So yun. Pamilya yan. From Price Tag, tapos, from Price naman, nakilala ko naman yung Rostar. Mm, of course, Mark Beats and the company. Sila, Mark, tapos si Ojumak. Diba, nag-grind din kami yan ng juice, juice before. Mm-mm. Yan, si Ojumak. Tapos yan, sila Ron. Si Ron naman, nakilala ko dahil kay Source sa The Met. Ginawa ko siya ng shoot. Tsaka sa interview ko ng How to Be You po. Yun, isang factor pala rin yun, yung How to Be You po. Kasi para makonect ka. Sa mga hip-hop. Ayan din si, ano, si Thea, isa rin yan. Si Baby Thea. Princess Thea. Yes, Thea. Isa yan sa isa mga... Isa yung mauna mong ano eh. Oo. Na-feature doon, kaya hanggang, nakilala siya ng tao. Hanggang ngayon, pag may request ka lang Thea, alam mo yan. Si Baby ko yan, si Thea. Oo, isa yan talaga. Like ko rin yung pag mga event. Prinsesa ng ano yan ng eksena. Parang ganun. Pakabait niyang batang yan. Isa rin yan sa mga hindi ko pwedeng biguin. Tsaka biguin, kaya ka lumalaban. Oo, si Thea. Tapos, sino pa ba? Si Ron. Ang How to Be You po is segment sa Boss Toyo Productions Facebook YouTube page na parang para mong mas kinikilala yung isang personality, di ba? Yes. Para siyang ganito, pero more on interview setup siya. Yes. Parang kasama yung family, pag may parents, di ba? Tsaka yung ano, from saan sila nagsimula. Tinuturo yung mga lugar, di ba? Bumabiyahe kayo. Anyways. Kaya special thanks si Sinyo, siya yung first episode ko nun. Check out niyo yung, ano, check out niyo yung YouTube din. Si Sinyo, pinakamaraming views dun sa segment na yun, si Sinyo. Kasi talagang, so yun. Tapos, Sinyo naman kasi si Sinyo. Tapos sana Henry, mapunta rin siya dito, no? Let's go! Tapos si Ron Henley, doon ko naman nakilala sila Loons. Oo. Doon ka naman tumawid na. Siya naman, binring nila ako kila Loons. Yan. Tapos yun nga, hanggang napasama sa music video ni Loons. Sa Ganid. Oo. Diba? Doon mas marami akong nakilala. Doon ko na-meet sila Al James, sila Abra, sila Shanti. Yung mga mas na-expose ka na. Oo. Kasi sino ba naman si Boss Toyo? Wala naman talaga. Di naman. Hindi naman ako nagyayabang eh. Tinatawag lang akong Boss Toyo kasi lang yung tawag. Hindi naman forget Boss Toyo is boss. Boss, oo. Yes, yung iba tawag sa Toyo, sa mga close friend. Mm-mm. Toyo talaga. Mm-mm. So yung Boss Toyo lang is yun sa mga FB friends, yung mga hindi ko talaga nakakasama. Yun lang yung tawag. Pero it doesn't mean na boss ako. Boss ka or bossy ka. Yes, hindi. As in, Toyo lang. Okay lang sa akin na Toyo. So yun. Nakilala ko na nga sila. So gusto ko rin sila sana may interview. Tapos nawala na ako ng time. Kaya medyo hindi na nag-upload. So, sino ba na-interview ko na nun? Si Looney from Delo. Oo din. Oh, kumpare Delo. Ko si Delo eh. Yes. Delo, solid Mike Cosa. Ah, si Aklas. Nag-How to Be You po. Yeah, so marami sa pinakamarami si Aklas. So yun. Dami. Dami kong ano, pinilit na interviewin. Pinilit? Ba't naman pinilit? I mean, hindi ko pinilit yung tao. I mean, pinilit ko na mangyari. Ma-reach. Kung mangyari. Kasi hindi ko sila friends eh. Totoo. So from friends of friends, pre, baka pwede mo magpakiusap kay gano'n. Yes. Ito may ginagawa ako, ganito. Oo, baka pwede siya ma-interview. Sabi ko, pero minimal TF lang, parang ano lang, yung honorario. Honorario. So syempre, hindi naman, ano, so yun, buong tayong papayag. Pero galing, no? Na after that, mga pagkakakilala, simula sa mga galaw na yun, ngayon, masasabi mo na yung relationship, iba yun, no? Yung nagagawa ng relationship kung meron kang values dun sa tao. Oo. Hindi nyo papaganahin yung pera para may mangyari. Hindi naman, eh. Ano, tsaka, mabait. Alam nyo, ang daming mababait. Siguro, minsan kasi kailangan talaga magpakaganon sa internet, eh. Oo. Kasi lahat sa internet gusto bida, di ba? Ang daming, kaya daming kontrabida talaga. Oo, ang daming mababait. Yung mga, akala nyo, ano. Minsan nga, pero meron din silang mga kupal side. Oo naman. Talagang hindi mawawala yan sa tao. Yung kupal side naman is amin-amin lang ako dyan. Magkakasama yan, kupal. Dahil pag... natural yun, kahit naman yung normal na tao, kupal ha. May kupal din naman dyan. Meron din namang gago dyan. Tangina. Kunyari, yung isang
basher dyan. Mm. Yung basher na yung kupal din yun. Sa totoong buhay, malamang, meron din yun. Hindi naman pare-parehas lang. Oh. Ang pinakaiba lang is yung binabash nyo yung sikat. Yung pero may... nambabash, hindi. So, iba ang dating na nun. Oo din, no? Yun lang yun eh. Pero lahat ng tao merong bad side dyan. Oh. Ang pinakaiba lang talaga is sikat yung binabash nyo. At yung nambabash, hindi sikat. So, pero pag dumating ka sa point na ikaw naging basher ka na sikat ka, sumikat ka sa akabash mo, o di ba sasabihan ka rin kupal ng mabasher mo? Ganun lang yun eh. Hindi ka kasi magkakabasher kung hindi ka nakikilala. Oo nga, no. Di ba? Eh, kung... paano mo dinidil yung basher? Wala akong pakialam eh. Actually, wala sa akin, meron pakialam. Akong idea. Ano, ano? Pag may hater, sasagutin ko pag may bayad. Ah, yun. Wayaran nila ako. Yun. Kung wala akong pera, huwag tayo mag-usap. Sa akin, kasi wala. Hindi ko naman ito ginagawa para sa kanya eh. Tama. Parang ganun. Tama yun. Wala lang. Wala akong na-apektuhan lang ako nung sobra sa Kain Pepe kasi sa mga anak ko. Oo. Kasi nadadamay na, napupost na yung pictures nila. Yung nalaan. May nakita pa ako, tinatakpong pa yung matay, no? Oo, kupal, no? Pero nagpaano talaga ako nun. Handa akong mag-shed out ng pera nun. Alam ko, parang nagpa-investigate ka? Hindi. Wala. Nag-ano ko nun ah. Nagpunta ako ng cybercrime. Wala ko silang natulong. Mm. Actually, yung mga posting, yung kasama yung mga anak ko. Tapos nagpa-bounty ako. Mm-hmm. Sino mga pagturo? Wala naman nagturo. Sabi ko, seryoso, magbigay ako 300,000 nun, alam ko eh. Harap, makita ko lang kung sino yung admin ng page na yun, something like that. Willing ako. Doon ka lang tinamaan when the personal, when it become personal, pagka dinamay na yung mga anak mo. Syempre, dalawa, no? Kaya ako nagpapakahirap para sa kanila, tapos gano'n. Wala naman sila ginagawa. Oo, mentang ina, gago. Ayun yung isang bagay na hindi ko trip dito sa Philippine culture. Yes. When people are canceling you, tapos hindi ka nila maapektuhan, hahanap sila ng way para maapektuhan ka. Nasamantalang, hindi naman sila naapektuhan ng ginawa mo. Yes. Totoo, yun nga isa eh. Dami nila sila. Blabla sa internet. Pero tangin na, nakapektuhan ba kayo sa buhay nyo? Kaya wala nangyayari sa mga buhay nyo eh. Masyado kayong ano eh. Diba? Parang ako, parang one day, kausap ko yung, I don't know if it's Justine or Michael, yung best friends ko. Sabi niya, Tol, meron ka ng ano, ganyan. Something negative. So, I don't take it eh. Kaya hindi ako nanonood ng balita. Parang nasistress ako kapag nakakarinig ako ng negativity. Kasi alam ko na meron akong negative things on my own. Meron akong mga pagkakamali na dapat ayusin. Meron akong mga negosyong may mga pagkukulang na kailangan harapin. Yun yung negativity ng reality ko. So, hearing things from the other people na hindi naman nagko-concern sa akin, binablock ko yun eh. Pero ito concerning me na parang meron daw something ganyan. Masama sinasabi tungkol sa ano. Parang ang sinabi ko, nandiyan kasi siya sa likod ng keypad o ng keyboard eh. Pero pag nagkita kami sa personal, kaya kong tumayo at lumapit yung mukha ko sa mukha niya, wala naman siyang gagawin eh. Nga, may sinasabi lang yan eh. Marami talaga yung ganyan. Sobra. Paano mo nalagpasan lahat yun? Hindi, pag may sinasabi... Na-acknowledge mo na... Hindi, pag may sinasabi sa atas na nakaharap ko, sinasabi ko sa harapan nila, sabi ko, may sinasabi ka sa akin ha, ganun. Tapos, wala naman, di ba? Walang magagawin. Ganun. Kaya pag... Hayaan mo na lang. Okay, basta bahala kayo. Sabi ko, bahala kayo, di ba? Basta tuloy-tuloy ka lang, no? Oo, tungina nyo. Di ba? Sayang. Hindi, totoo yun eh. Kasi, di ba, nasasabihan pa nga minsan ng sip-sip or dumidikit sa parang user. There was a time na... Yeah. Kasi bigla kang... Dikit ako ng dikit. Parang kang clay eh. Ang user... hindi gumagastos or puro pabor sa kanya. Mm-hmm. Kasi ako kasi, business side ako eh. Mm-hmm. Namumunan ako. Hindi kasi nila gets yun, Papa? Oo. Hindi ako humingi ng pabor. Alam nyo, hiyang-hiya ako humingi ng pabor. Shoutout. May marinig ba kayo sa akin, mga artist na sa mo nagpapashoutout ang pangalan ko? Pashoutout mo naman si Bustoy, ganun, kahit yung dati. Hindi. Kunyari, nagbigay ako. Sabihin ko, pre, pagka may time ka, pwede mo buy post. Yun lang. Pero yung sabihin mo, napos mo naman yung mga ganun sa parang, hindi, kasi binigay mo yun eh, di ba naman. Sa nag-sponsor ka, hindi mo naman obligado na i-post yun eh. Nasa yun na yun kung ipopost mo. Kasi it's a gift eh. Mm-hmm. Di ba? Hindi mo naman iningi yan eh. So, ganun. Tsaka hindi rin yun yung direct nakapalit ng yes. Tsaka hindi mo rin yung mga shoutout. Di ba? Wala akong ganun. Kahit pansin naman, kasi yung mga nakasama ko, yung sabihin mo na pa-shoutout, bira. Nahiya kasi ako. Kaya, kung talagang, nag-shed ako,
kung ano yung mabibigay ko, kung ano yung matutulong ko. Not in just pagtulong financially or every time basta na. Basta may kailangan. May value ka nalalapag sa mesa eh. Yes, hindi yung pwede yung ako lang yung mag-take eh. Tsaka, the audience need to understand, no? Parehas tayo nakikita ng tao sa internet and people are really, really, parang open tayo sa lahat eh. Parang ganun, yes, eh. Public figure somehow. I'm not claiming or whatever. But with the reach that I'm having, I know my Facebook page, I know my YouTube, my Instagram, I'm seeing the algorithm, the analytics, and I know my reach, no? People in the internet should understand na kaya magkasama yung tao, may value yan na nabibigay sa isa't isa. Hindi dahil, wag natin pag-isipan na dahil sikat to, tapos biglang ano, sumisip-sip. Hindi nyo lang alam kung ano yung tira ng tao na hindi nyo kilala sa picture eh. Nakita mo lang sa picture, nakita mo lang sa video, nakita mo sa frame, together. Akala mo ginagamit niya na yung idol mo or yung hinang, it's not like that. May reality eh, nag-uusap yan. Behind the camera, behind the recordings, behind the scene, and hindi nyo alam yung plano ng mga yan at yung galaw. So, parang kayo, di ba? May mga secrets din kayo. Ganon din naman yung mga tao na yan eh. Yan, yun nga. Hindi nila alam yun. Kasi wala sila sa ginagalawan eh. Hindi tayo sikat, okay? Hindi, ako never ko nisip na sikat ako. Or kilala. Kasi hindi pa eh. Sa siguro totoo. Pag ano na ako, parang XB na ako. Yung yan. Kahit yung hindi ka na makapag-mall, no? Yung papasok, may nagpapapicture na maya't maya. Papasok na sa isip ko na sikat na ako. Kasi sikat na naman talaga sila eh. Pero yung, di ba, yung sisaman, yan, si, ano ganun, takina, never ko nisip yun. Kasi malayo pa. Kahit sabi mo na, nakakatuwa lang talaga. Kahit saan pumunta, may nagpapapicture na, may nakakilala na sa'yo, nakakatulong in any ways, lahat na sa traffic, sa mga huli. Hindi, joke lang. Kaya yung mga ganung bagay lang, di ba? Pero hindi siya, never siya pumasok sa isip ko na ganun. So, na, hindi mo pa rin na, ano, ano, makikita mo nga ako saan ako palakad-lakad eh. So, totoo lang din. Eh, makikita mo palakad-lakad ako. Although, may kasama akong, ano, syempre, for my protection lang. Pero, minsan, umalis ako mag-isa, hindi niya rin alam. Kusa saan ako nakain. Pare sa paborito, kahit saan pagka, sawa-sawa na nga yung mga tropa eh. Yan, naalis kami, nabiyahe kami. Yung driver ko, or yung bodyguard ko, di ba, pagkakain. Pares tayo kain. Ayaw na yan sila. Tang ina mo naman, magsawa ka naman sa Paris. Kasi yung favorite food ko, sige kayo. Ako, kakain ako. Kain ako dun. So, umay na sila, no? The same. Wala talaga, sin. Wala ka, hindi ka pa rin nag... Parang siguro, si Master Alan, parang same pa rin yung plato. Same. Ganun pa rin, no? Yun yung routine. Maraming... Wala, eh. Meron na masasabing success, meron na masasabing achievement. Pero yung lifestyle... Halos lahat naman ng mga nakilala natin na matataas na ngayon, ganun pa rin. Exactly. Wala pa rin silang ere. Wala. Saan nakikita ko, ha? Sa paikitungan nila, ganun pa rin sila. Oh. Kumbaga, pero syempre, kailangan nila mag-evolve, di ba? Kailangan lang sa social media or sa personality. Pero, alam mo, nag-upgrade lang, pero same lang, no? Oo, ganun pa rin. Nakakabilib, no? Sila, nakatuwa lang yung mga accomplishment nila, yung nararating nila. Takina yung mga... It's nice to know din na pagkaibigan mo sila, di ba? Kakilala mo sila. Ang sarap din nun, para sa atin, panalo rin yun. Para, kasi ako tawid ako sa lahat, eh. Tinatawid ko silang lahat eh. Yung kulay mo ano eh? Kahit saan ako eh. Tapos pagka meron ngang hindi nagkakasundo sa dalawang tropa na kinabibilangan. Ikaw pa nagbabag... Kumikit na pa ako. Alam ni Alan yan. Ikaw pa nag... Alam niya yan. May nakaway yan before. Sa isang close friend ko rin. Oh, kumikit na. Sinasabi ko, ano, magka... Ano naman? So walang kampiyan. Kasi tawid naman parehas eh. So hindi lang nagkakaintindi. Usually kasi ganun. Ang daming hindi nagkakaintindihan kasi hindi sila yung nagkakausap. Pero pag nilapag mo yan sa kahon? Yung saling salita kasi ng ibang tao na, yun na yung pangit eh. Yun yung nagpapaano. Nagkwento ko sa'yo ng maganda. Mm. Yung piti yung meaning na gusto kong ipatid is walang bahid sama. Na, pero pagdating sa'yo, kala mo may bahid na yun. Kukwento nyo ngayon doon sa isa yun. Na may bahid na? Yes. So nagkaharap sila ng, di ba? Pero pa nagkaharap sila, maintindihan nila. Kaya... May dagdag bawas, you know? Oo. Tsaka yung iba, kasi yung mismo nang galing sa salita. Kasi, kunyari ako, may sinabi akong isang salita. Like, ito lang, ano lang, lately lang. Yeah. Lang magamagit ng name. Hindi na nagkaunawaan. Nag-comment ako, akala niya is para sa kanya. Which hindi naman talaga kahit basahin yung comment. So nag-away-away kami, ganun. So, nung later on, okay na, nagbati din. Kasi... Wala naman talaga eh. Yeah. And, pero kasi pag pinagpatong-patong na yun, wala na. Pagka... Tsaka,
siguro part din talaga ng realization ko to lately. Tao lang tayo eh. Kahit ako nagkakamali ako eh sa mga sinasabi, kinocomment ko. Ang dami. May malimit talaga. Kahit, di mo naman kasi mga misan, lalo na, ikaw, mahilig ka rin magsalita. So, ako rin. So, misan, hindi natin nakontrol. Meron tayong nasasabi talaga. Pero, yung hindi yun yung yes. Tsaka wala talaga tayong para bad blood or dun sa isang tao or may... Never ako ako ah, personally, never ako nag-wish ng downfall ng iba. Yes. Like, kahit may atraso yan sa akin, alam ko na ginawa niya yon para magkamali siya sa akin at para mawala siya sa buhay ko. Pero hindi ako mag-wish ng masama para sa kanya. Bahala ka sa hassle mo. Tuloy pa rin ako. Yun ako. Kumbaga, kaya pag may nasasabi ka na iba, hindi naman yun yung intention ko eh. Yun nga. Di ba, pwedeng mali yung choice of words. Yes. Pwedeng mali yung tono. Pero... Hindi yun yun eh. Oo. Iba. Eh, alam mo yun sa sarili mo. Sarili mo lang. Sa ibang tao, iba na yan. Oo. Bibigyan na ng kaulugan yun. Uy, sure mo. Oo. Lalo ngayon, may mga ano ngayon, yung mag-Facebook live, mag-Instagram live ka, tapos medyo kilala ka, i-record nila, i-upload nila sa YouTube nila. May ganun na. Oh. So, pag medyo may kausap ka sa live, tapos nagkamali ka ng sinabi, ika-cancel ka na ng lahat. Kasi yung mga tao, sa totoo lang, nag-aabang sila minsan, nag-aabang ng pagkakamali. Yes. Once na doon na yung pagkakamali, putya, nakita mo para silang ipis. Dami na. Iipis pa po. Oo. Pero pagka nagbibigay ka ng values, lalim-lalima. Ang dami sinasabi. Ganun talaga. I mean, in-open ko to sa'yo ngayon kasi pinagdaanan mo to at nakita ko, Boss Toyo, na nilagpasan mo lahat. Yung parang krinos-oberan mo lahat. Actually, tapos dinakdak mo pa dun sa kabilang ring. Di ba, Tol? Lahat ng ano, krinos-oberan mo, Tol, iniwan mo lahat tapos dinakdakan mo pa yung kabilang ring pagbaba mo dun. Ganun yung ginawa mo nung straight nung 2020 pa. Crossover ka sa tinapay, sa donut. Crossover sa cellphone. Balik ka sa damit ng konti. Bakba ka sa ganito. Punta ka sa, gagawa ka ng sarili mong hub ng mga lokal. Krinosover mo lahat, tapos dinakdak mo sa dulo. Isipin mo yung coast to coast yung dinakbo mo. Dinakdak mo sa dulo. Pero ano nga eh. Ako believe actually, mo. Dog, yung ginagawa ko nga, hindi pa ako masaya eh. Kasi, jack of all trades, kumbaga. Wala kang... Pero master of none. Wala kang, oo. So, kasi napag-aralan ko yun sa pagbabasa, kailangan meron akong something na matatawag ko sa akin. Yung parang sa akin, events? Yes. Oo, okay. Yun yung wala pa ako. Aside from Kai and Pepe. Na nakilala I think naman, G-Sha kasi you can never say that it's yours eh. Yes, oo. Kasi, kasyo siya. Yes. Tapos, you're reselling it. Kahit ikaw pinakamalaking... Kilala lang. Unless, ikaw na yung may-ari, nagpapasok ng franchise nung Casio at ng G-Shock dito. Pero, hindi yun eh. Kain Pepe, medyo mag-expand ka internationally. That's your plan na sinabi mo kanina. Pero I think, yeah. On the way ka doon. Yes. Meron tayong mga niluluto. May mga maraming ideas eh. Hindi matitigil yung ideas. Kung ideas lang, uh-oh. Kahit isang buong araw tayo umupo sa ideas na gusto kong gawin, okay. Saka feeling ko kahit gano'ng karami pera mo, kulang sa dami ng ideas mo. Oo, no? Sobra. Diba? Dami ko pang plano. Oo. Kung bigat siguro ako ng mga 200 million, magagawa ko na lahat yan. Parang kulang pa sa subdivision yun. Bahay mo pa lang yun eh. Hindi pa lang bahay. okay. Business lang yun. Okay, business lang. Kala ko yung... Gusto ko yung tayo. Yung mga ganun, nanginan, ba't mga nga, taas talaga ng pangarap ko? Sobra. Pero alam mo, yung 200 million, sa totoo lang, malaking pera yan ha. Pero may kilala ako bumili ng lot. Parang 70 pieces na NBA cards worth 200 million. Lakas. Sino si Big Boy? Hindi si Boss Biggs. Iba pa. Pero lahat yan, Kobe. One of one. Puro permado. Sobrang yaman na nun. Oo naman. So ganun. Oo naman. Yung bibili ka ng mga ibang bagay na kahalaga na ng bahay. Siguro kailangan bilyonaryo ka pag ganun yung NBA cards mo, 200 million. Oo. Bilyonaryo ka nun. Bilyonaryo. Kung 500 talaga. Million lang pera mo, bibili mo yung 200 ng NBA cards. Wala, bilyonaryo ka. Mali yun. Yes, totoo yun. Yun talaga. Kaya hindi rin ako mahilig bumili ng mga luxury kasi hindi ko pa afford. Bukod sa hindi ko pa afford, hindi ko pa siya kailangan eh. I mean, kanya-kanya, no? Kung magiging masaya ka sa pagbili ng luxury, kung yan yung therapy mo, meron kang pinagdadaanan, dyan ka sasaya, dyan mo nahahanap yung happiness mo, fulfillment mo, so be it. Ang sinasabi ni Boss Toyo, kaya mo bumili, tama? Pag pumunta ka ng LV bukas, kaya mo bumili, pero pinipili mo wag bumili. Mas marami pa akong kailangan nunahin eh. Exactly. Siguro darating yung time. Alam mo,
Money-wise? Hindi ako naiinggit sa mga nakakabili ng sobrang luxurious tsaka yung mga elegant. Actually, gusto ko yun. Mm-mm. Same. Pero hindi ako naiinggit. Same. Diba kasi yung inggit sa gusto? Pag nakakita ko ng Rolex, sinisipat ko. Gusto anong ko Rolex yan. Sabi ko, gusto ko yan. In time. Gusto ko yan. Yeah. Yun, in time. Tang nahanga ko. Tang ina, man. Solid diba? Yung suit mo. Ang ganda niyan. Totoo yun. I mean. Walang inggit. Walang inggit. Gusto ko yun mangyari sa akin. Pero not to the point na naiinggit ako sa taong to. O kaya sasabihin mo, ano kayang ginawa nitong masama? Ba't siya nakabili niyan? Idol may ko, mga ganun, di ba? Idol ko yun. Exactly. Idol ko yung same mga tayo. Ganun. Pag may nabibili sila na hindi ko kaya, tangina, darating din yung time ko. Mm-hmm. And gusto. Happy ka for that person. Oh. Nakabili ng kotse, naka-upgrade ng bahay, nakapagpagawa ng bahay. Di ba? Ang saya. Ang saya. Masaya talaga. Masaya. So, alay ko na sinasabi, darating din yung time ko. Keep on winning, di ba? Oh, darating din yung time ko. Kasi, tangina, nagawa nga niya eh. Ibig sabihin, imposible. Yes. Oh, nice. Eh, the encouragement pa siya, di ba? Nadala mo dun yung energy instead idol. Idol mga tao. Ganun. Dami akong idol. Sobra. Tsasa dami rin ng mga boss. Mga naging... Oh, tinuturing na boss. Yung mga gumagabay. Ang dami kong pinulot. Pwede ko mention dito. Ano naman? Unang-una ko talagang naging pasalamatan sa negosyo is si Brick Ong Likuan. Siya siyang Chinese. Nakatira siya sa kapitbahay siya ni Erap sa Green Hills. Okay. Billionaryo. Shout out to Sir Brick Ong. Yes, kilala yung sa G-Shock. Okay, so, collector din siya doon. Yeah, ako yung naging runner niya. So, mostly nang kailangan niyang rare, ikaw lang ang nakakakuha for him. Yes. Okay, gets. So, siya yung nagturo sa akin, pa Chinese siya, paano mag-business, ano dapat kong gawin. Lahat kami magkakontra kasi iba yung way mo. Unorthodox ka nga kasi. Oo, oh, sabi niya, dapat huwag kang magpadalos-dalos, mga ganun-ganun. So, dapat ganun. So, pero may pinupulot din ako sa kanya. So, syempre, ayoko naman na maging katulad niya. Eksakto yung copy. So pwede kong ma-reach yung nasa isip ko kasi pwede kong ma-reach yung kung ano siya. Mm-hmm. Sa ways ko. Tama. Na meron lang akong pupulutin na gusto kong i-apply. Pero not all. Parang, 100% ginaya mo sa template niya. Hindi ko talaga pinagana mo pa rin sa iyo. Hindi ko talaga trip yung manggaya eh. Oo. Ayoko talaga nang gusto ko sarili ko. Sobrang naiiba nga ng brand mo, yung pati yung mga pictorial mo. Lahat. Yung mga nakaganyan yung kamay mo. Kahit sa ano, kahit sa mga pinagagawa ko sa buhay. Tatawa rin siya. Oo, iba talaga. Marami pa tayo mag-uusapan. Teka lang, break lang tayo. Sige. Mabilis. Babalik kami mamaya. May shoutouts pa. Let's go. What is up, Cyberspace? This is Dog Brock. Welcome back to Dog Brock TV at maraming salamat sa panonood nyo ng episode na to. Sana marami kayo napulot na aral at values gaya ko nung sinot ko yung episode. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na dito sa Dog Brock TV para sa mas marami pang content. I-hit nyo yung notification bell para ma-notify kayo kapag may palabas na video. At i-comment nyo sa baba kung sinong gusto nyo i-interviewin o kausapin o makakwentuhan natin sa susunod. Huwag nyo kalimutan, i-follow ako sa Twitter, TikTok at Instagram at dogbrock_. Join na rin kayo ng Facebook group natin, Dog Brock TV Community. Nasa Facebook tayo, Dog Brock TV. Kita kita sa susunod na episode ha. Pero bago ang lahat, tandaan nyo, mapapakinggan nyo ito sa Spotify, Anchor FM at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Balik na tayo sa episode. Makinig mabuti. Welcome back dito sa Dog Brock Radio. Mapapanood nyo, napapanood nyo dito sa Dog Brock TV kasama pa rin si Boss Toyo. Tatawa na kami sa break, nag-restart lang ng camera. Okay, doon kay... Sa mga, ano, mga naging idol. Mentors, yes. Mentors. Yes, si Brick. Then second, si... Hindi lang basta mentor kasi tinulungan nila ako. Family, kumbaga. Financially. Pwede sa financial. Diyan si, syempre, ninong ko, si Muhammad, dato sa Korea. Mm-hmm. Ninong mo sa... Kasal. Okay. And then? Boss Muhammad, tapos sa damit, diyan, unang nagturo, syempre, si Benji. Mm-hmm. Hype beat. Repasinyo. Yan yung mga talaga. Tapos, later on, ayan si Alan. Si Master Alan. Yan, panoorin niyo, by the way, meron kaming podcast episode, Alan Teston. Yan, andyan din. Dami, mga inspirasyon, si Omar. Yan. Sobrang nakaka-inspire, Omar B. Yung ano, nung kasagsagan ng Kain Pepe na, ano, na issue, mm-hmm. Yun yung sounds ko lagi nun. Ano ba yung kanayang KNB? Mm-hmm. Yung kalmado lang. Si, inasar ko yung mga basher, kalmado lang ako. Sa Cebu ako nun, kinakanta ko ng kinakanta. Ay, naalala ko bigla. Di ba may mga Cebu branches ka na pa-open bago nag-pandemic? Hindi, meron pa rin bukas doon. Kaso, hindi na pangalan mo yung dala? Hindi, akin pa rin dapat yun eh. Yun nga yung pinost ko ng isang araw kasi nagulat na lang Papa, ako. Hindi ko kasi hindi na ako nakakapag-browse eh. Daming ginagawa lately. Hindi, kasi yung partner ko ron, sabi niya, gi-give up na namin kasi hindi na kumikita. Okay.
Sabi ko, sige, give up na natin. Gulat ako, nung sinoli niya yung mga stocks ko, pinagpatuloy niya. In-out ka lang niya sa picture? Oo, pinos ko siya. Nag-PM sa akin. Sabi siya na sorry. Sabi ko, okay lang naman yung sabihin mo sa akin. May intindihan mo eh. Tutuloy mo eh. Oo. Wala naman problema eh. Sabi ko, tanga na ako nga magkano ang pinunan ko din dyan. Kano din yung natulog na pera. Diba? Di ako bumitaw kasi ayokong bumibitaw sa negosyo actually. Kahit lumusong yan, alam mong maaahon pa rin eh, diba? Kung kaya ko pang igagapang ko. Kasi ano eh, para sa akin, baby ko din kasi yun eh. Tsaka diba nag-expand ka na eh. Like, alam mo yun na parang bumalik lang, magkaroon lang ng bakuna 80%, magkaroon lang ng herd immunity yung Pilipinas, alam mong gagana lahat eh. Talaga. Pero hindi niya naantay. Sayang and naman. Tapos siya doon, South Style Cebu, shoutout. Supportahan niyo pa rin yan kahit di na sa akin yan. Yeah. So, diba? So ano lang naman, okay lang. So yun nga. Ano pa ba? Sino pa ba mga gusto kong mga idols? So far, sa damit talaga, si, ano, yan, si La Benji, si Alan, si Omar. Yan, mababait. Pero ang dami tropa kasi. Ang dami kasing friends sa clothing line. Different group eh. Kasi may kanya-kanyang grupo yan. Tsaka hindi nga, yung kulay mo nga kasi, tawid ka sa lahat. Oo. Kahit iba-ibang scene. Iba-iba. Oo, so, kaibigan mo, kakilala mo. Yun lang. So, sa business side naman, puro yung chick yung mga nagturo sa akin. Mm-hmm. Kaya medyo, kahit pa paano, pinipick up ko yung mga sinasabi nila. Kasi it helps na meron kong friends na Chinese. Ako may business partner akong Chinese eh. Pero ngayon, may bago kaming friends. Hi, madam! Madam! I love you, madam! Tsaka sa anak ni madam. Madam ko rin yan. Woo! Thanks! Yan. Yung bumibili ng bundok. Ganon si madam, bumibili ng bundok. Yes! Bumibili na. Hi madam, ako nga pala si Dog Brock. Kaya bumibili siya lang mga ilang hectares yun? Sa 30,000, 20,000 hectares. Yeah. Hasyenda, no? Ganun. Tapos ang dami niyang building. Yan, hi madam. Bibigyan ako niyang big bike. Yan. Yan. So yun nga eh. Alam mo, ito pala Dog. Yeah. One thing. Na kailangan mo talaga. Ito kasi yung nasa, ano ko, isa sa lie ko na sa isip ko. Mm-hmm. Kailangan lumabas ka nun, lumabas eh. Explore. Mm-hmm. Kasi kung makukulong ka lang sa isang bagay, hanggang dun ka lang. So ako tulad ngayon, nasa food ako, explore ako, dami ko nakilalang tao. Hindi yung iba, hindi ko maisip na may kilala ko. Kasi sino ba naman ako? Tangina, di ba? Pero, ang ganda nung ganung mindset, lagi mo iniisip, sino ka ba naman? Or sino lang ba naman ikaw? Kasi pag yun yung iniisip mo, you know that you have to do more to meet better, I mean, not better people, but, you know, people that you will be need, that will make you better. Yun lang, sa akin, to be better me. Oo, para ma-better mo yung sarili mo. Oh, yun lang. Meet different types of people eh. Yung may higher values na mabibigay. Tuwan-tuwa ako pag may nakakausap ako na mayayaman. Ewan ko, kahit before. Amaze na amaze ako pag may mga property sila na gano'n. Kahit kung kinukwento yan, takin na ito si gano'n ko. Ewan ko, natutuwa kasi ako. Gano'n talaga ako ha. Ko, si Kaula. Madalas ka maging masaya para sa iba? Oh, hindi. Kasi gusto ko yun eh. Oo. Kunyari, katulad nga ito, yung madam ko, ito yan, gano'n, kinukwento ko. Kasi humahanga ako eh. Parang, gusto ko rin yun. Kung paano ka magkwento ng idol? Oo, yun. Diba? Paano mo kinikwento yung, alam mo, surprise tag, paano niya kinikwento si LeBron? Yes. Minsan nga, parang baka isipin ng kausap ko, wala naman akong pake dyan sa kinikwento mo. Eh, basta gusto ko yun. Gusto ko lang ikwento kasi natutuwa ako. Uh-oh. Na parang, niyayabang ko siya. Kahit hindi niya alam. Oo. Kasi, para sa akin, idol siya. Nakakabilib eh. Oo, talaga. Lalo pag nakita mo, pagka naklaman mo yung kwento kung paano niya nakuha yun. Oo. Yung dinaanan niya, di ba? Ilang ano. Exactly, galing sa hirap. Oo. Yun yung mas nakakabilib doon eh. Paano niya narating yun? Oo. Simo na sa cementerio lang nakatira. Pero ngayon, tangin, hindi mo na mabili yung properties. Di ba? Sobra. Bilog ang mundo eh, no? Oo, di ba? Basta galingan mo lang. Yun nga. Pero, ewan ko, bilog yung mundo. Kasi sa akin na, basta sa akin hanggang ngayon pa rin iniisip ko, never kong isipin na nasa taas ako eh. Hinding-hindi. Hindi darating sa point ko na isipin ko na nasa top ako. Kasi
pag nasa top ka na, wala ka naman ibang pupuntahan nun eh, kundi bumaba. So, nandun ka lang sa process? Paangat? Doon lang ako lagi. Kahit siguro... Hindi ka magpipik? Siguro sa tingin ng iba na sa peak na ako, pero sa sarili ko pa rin. Wala po. Sa pagkakakilala ko sa'yo, layo pa talaga. Yes. Kahit nga sabihin mo maging super yaman na ako, never ko pa rin siguro sabihin ko na I'm on top of the world. Parang, di ba? Meron kasing ganun eh. Na pag na-reach nila, kahit hindi nila pagkalat sa ibang tao or hindi nila iyabang, pero sa sarili nila, tanginan. Yun yung energy na binabato alam nila. Alam ko sa sarili ko, I'm on the top of the world. Hindi mo maano yun. Si LeBron James, I'm best player ako ng NBA. Hindi niya yung binobose. Ibang tao yung nagsasabi. Oh. Pero sa sarili niya, baka ganun na iniisip niya, di ba? So, parang natin si Price. Alam ni Price kung ano. Ganun ako eh. Parang, lagi ko na lang isipin na, hindi pa to yung top ko eh. Siguro, galing. Pagdating ko na top ko, retirement na agad. Wala feeling ko yung top mo is when you secure your family's future. Yes. So pero yung isipin mo sarili mo na ikaw yung best on whatever you're doing, parang... Yun talaga. Ang generation to generation, mapasa ko yung... Generational yaman. Wealth, no? Yes. Yung... Alam mo ba na yung generational wealth nag-start lang sa idea? Idea talaga. Di ba? Idea. At yun yung hindi mananakaw sa'yo. Yun yung idea. Alam mo, talong mo yan kay Badger. Kasi nanakawan ka ng pera, nanakawan ka ng alahas, idea, nabuksan idea. Yung vault mo, yung paano mo bumangon. Ito yun eh. Yes, ito yung gumana eh. Yun ang lahat pinag-usapan. Excuse, yun yung pinag-usapan namin ngayon. Ni Badger. Kasi, kailangan makaisip tayo ng tayo nagsimula. Like, nakaisip ng Pancit Canton. Lucky me. Oo nga. Ang ina, very addictive yung pagkain na yun. Ilang taon na yun? Ang daming flavor nun. From original, hot and spicy, super hot, chili mansi, pero everything. Putang ina, di ba? Hanggang ngayon. So, kailangan ganun. Meron kang may produce na something na ikaw talaga yun. At alam mo, pa. At yun, wala pa yun yung mission mo ganun. Para sa ganun. Yes. So, hindi pa yun ha. Wala pa akong ganun nagagawa. What if nakagawa na ako nun? Doon ko na masasabi na made na ako. Pero I'm not on top. Made na. Mm-mm. Once na may nailabas ako na, na produkto yeah. Or kahit ano, na talagang mapapatent ko sa akin. Naisip ang Pangas, best. Tang diba? Ina, no? Mapapatent na, no? Yun na yung iniisip mo. Worldwide release, yun, no? Yun talaga. Ganun. Yung magkakaroon siya ng demand sa lahat ng tao. Hindi tapos, ko alam kung sa food siya, sa clothing, or whatever. Pero I'm kung anumang industry, you're in the hunt for that. Yes, yun pa rin. Hanggang ngayon, yun pa rin yung iniisip ko. So, madaming sumasagi sa isip ko. Ang daming projects. Nanliit ako dun sa mga iniisip ko. Yun talaga. Kasi ayo. Actually, okay yun. Kasi lahat ng mga mayaman, sila yung first. Sila yung innovator. Yes. Sila yung inventor. Or actually, hindi, alam mo, hindi yung inventor ang mayaman eh. The innovator. The ones who exploit yung invention ng isang tao. Usually, di ba? Tapos in-innovate niya. Yes. In-innovate at minarket. Yeah. So yun. Yeah. Inikot yeah. I believe na. In that idea. Kasi kunyari, like McDonald's. Oo. Tama. Yung may-mayari ng McDonald's talaga yung magkapatid. Mm-mm. Di ba sila yon? Pero hindi siya nagpalaki ng McDonald's. Mm-mm. Diba? So ganun lang. Yung marketer na nagbebenta ng x-ray machine. Yes, cross. Pwede ka kasing hindi ka inventor, pwede kang hindi ikaw yung naka-isip ng idea, pero pwede mo siyang palawakin din. So dalawang way yan eh. So it's either meron kang papalawakin na nakuha mo yung isang invento ng isa, ikaw magma-market. Like yung sa mga ano, kunyari sa mga sakyan. Di ba, minsan hindi naman yung mismong marketer no? O yung nagpa-kalat. Yung mga third-party parts, di ba? Minsan, meron pang, ano ba, may na-invento, HID na ilaw. Oh. May brand na nag-invento ng HID na ilaw. Yes. Pero pinalupit yun ng iba't ibang brand. Ini-innovate nila. Yes. In-HID nila, pati signal light, di ba? Mas mataas yung beam. May mga ganon. Yes. So, yeah, I'm with yung you. Nag-gets kita. Di ba? Yun, isa sa mga idol ko. Sisipin mo na lang, bata pa lang ako. Takay na. Pancit Canton na yan. Hanggang ngayon, pag gusto mo makakita ng nagpapansit Canton sa FB. Sa madaling araw, mapapaluto ka eh. Mapapaluto ka. So exactly, yun yung kailangan mong gawin. Makakita ka ng Pancit Canton sa FB. Naamoy mo. Naamoy mo. Gusto nalalasahan mo. Ganon yung branding. Yes, ganon. Ganon yung sinasabi mo. Yun yung gusto ko. Okay. Magawa mo yung sarili mong yes. Ganon. Yun yung magawa ko. Yun talaga. Okay. Sinasabi ko kay Badger yun. Actually, si Badger ang una ko nakasosyo dun sa Gym Spares. O, napunta na tayo sa Gym Spares. Okay, nandun na tayo sa Gym Spares. Okay. Yes, tinawagan ko si Badger. Ano to, you were exploring with other businesses nito, bigla. Hindi, nag-cellphone ako niyan. Ah, cellphone. Tsaka local dad.
Local.ph, tapos cellphone ang hassle mo this time. Yes. And then, ito yung papasok na tayo kasi ito na, ito talaga yung ano eh, may billboard na eh. Paano pumasok yung gyms? Tinawag ako si Roger, nakain ako sa Parisan. Okay, si kumakain ka. Oo. Pre, tayo tayo Parisan. Eksaktong kumakain ka ng Paris? Madaling araw yun. Sa Maria Orosa? Oo, one. Okay. Andun ako. Sabi ko, may tutulong sa atin. Ganun. Anya, et, ano daw siya na parang inantok na. Sige, oo lang siya. Sige, oo, bukas pag-usama yan. Sige, go, go. Kinabukasan, tinawag ako at siya, aga. Nakita siya na, pre, ano na? Ganun na. Simakulit ako eh. 1 a.m., anong oras yung tawag mo? Before 10 a.m.? Oo, oh, bende, nakita ko siya online, mga 8 ata eh. Putang ina, 7 hours apart lang. Oo, oh, tinawag ako na siya, ano, Dre, simulan natin to. Hindi niya daw naisip na umuho siya. Napaola lang siya. Sige na, kumbaga napaola lang siya. Lagi niya rin sinasabi, hype yan eh. Si Badger, John, yan. Shout out to John. So yun, di, ano na, mag-anap muna, ganun, ganun. Tapos, naghanap namin ng pwesto. Medyo malaki yung kailangan na kapital. Okay. Nasama si Flo G, si Archie. Oo. Which is part din ng local. That. Oo. Ang gusto naman ni Archie is car wash. So, kinulab namin car wash at Pares. Okay. So, ang ginawa namin, sama-sama na yung puna namin. Then, dinagdag namin si Ren. Ito, wait lang. Sorry. Xavierville na to. Yes. Yung main na. Yun yung una ng branch na nakita nyo. Oo. Galing ha. Ganda so, kagad ng pwesto. Oh, nagdagdag nga kami ng investor yun nga si Archie at si Ren. MC Ren. Yes. So it was originally it was Boss Toyo with Puyat na Badger na ginulo mo ng umaga. Tapos dahil nga ang nahanap na pwesto is bigger, mas malaking capital yung kailanganin. Kailangan ng car wash. Kailangan ng nagkaroon ng car wash. Pumasok si Flo G. Flo G at si Ren. MC Ren, okay. Yes. So tatlo ng XB. Ah, yun, saka ako. Sino and the rest? Hindi pa siya nung nag-open na siya, nag-grand opening kami. Sabi during ko, pandemic to, di ba? Yes. Nag-try lang ako mag-PM sa mga kakilala ko. Mm-hmm. Baka gusto niyo mag-franchise. Mm-hmm. Then, actually, nung una nga, ang baba lang, 150K. Yes. To get the franchise. First five. Napuno ko yung first five in one day. So you got 750,000 in one day worth of franchise fees. Yes. Then sabi ko, tatasan ko to. Sabi ko na Badger. Sabi ko, in 1 month pre, sabi ko kaya ko yung maging 20. 20 stores from 5. Yes. Mm-hmm. Sa 250,000. Mm-hmm. Wala pang 1 month, na-reach ko yung goal na 20. At 250K. Tapos sabi ko, task tayo ulit. Sabi ko, within December, 50 branches na tayo. October yun eh. Mm-hmm. Wala pang December, 50 na. Tapos nag-stop ako ng franchising. At 50? Yes. Ba't ka nag-stop? Gusto ko muna ayusin tutukan lahat. Yes, hindi. Gusto ko muna ayusin yung mga, kasi sobrang bilis eh. Oo. So may mga chances na nagkakaroon ng... Daming problem. Daming lugi and daming losses. For the franchisees? No. For the side namin. Dahil? Mga... This is values for if you think your business is scalable and franchisable, may matututunan kayo dito. Like yung mga losses sa mga karne. Na oversee, nasira, mga ganun. Yes, tsaka hindi ko pa alam. Ang gulo ba? Pero sabi ko nga, continuous learning. Gabi-gabi nagbabasa ako sa Google, paano gagawin. Tapos titingin ako ng mga kinakausap ko yung sa mga franchising corporation na malalaki. Hindi ka nahiya mag-reach out, no? Hindi. Gusto ko mayayang. Lagi ko pa niyayabang. Kasi isang beses may nakausap po franchise consultant. Sabi niya, ganito, itong branch na to, in 1 year, 20 branch. Sabi ko, okay. Sa akin kasi 1 month, 20 na eh. Ginalong comment. Ano sa consultant yun, ha? Sabi niya, hindi pa rin siya nagpatalo. Pero we could help you. Parang ganun. Okay. Sige, we could help you. Tapos naglatag siya ng ano? Naglatag ng ito pang babayaran mo 600,000. Oo. Sabi ko, 600,000? Totoo 'yan. Sabi ko, totoo 'yan, 600,000. Sabi ko, opo, ito yung babayaran mo. Sabi ko, okay. Sige. Hindi ko binaligan. Kasi feeling mo alam mo na 'yung sasabihin niya. Hindi, binasa ko na lang ng binasa eh. So, binagaran ko until now, hindi ko pa perfect. Alamin ko, marami pa ang matutunan, pero I'm a good, doon ako sa magandang daanan. Oo. Tinitaha ko yung magandang path. Na maayos mo yung
yung mga lap, I mean, yung mga butas, yeah. Kumbaga, yung mga lubak, kumbaga hindi pa perfect finish. Yes. Pero papunta tayo doon. So, sa lahat ng mga nagtiwala, ilan ang gyms ngayon? As we speak. Ang ano na nun is paid is nasa 59. 59 branches paid. Ang, and meron pang pending yes, na. Ang operational is nasa 40. Okay, nasa 40 ang operational, yes. As we speak. Kasi yung iba construction. Yes. Hinahanapan pa ng pwesto. Yung iba puro down payment and nagkaroon ng, di ba, ito naman, previous month. Nag-lockdown na naman. So, yung iba, down payment pa lang, hindi pa nabubuo. Na-fulfill yung buong... Oo, tapos wala rin pwesto. So, yun, sabi ko naman sa nila, sama-sama tayo. I treat yung franchisee ko as family. Mm-hmm. Business partners. Yes, hindi lang business partner. Tinitreat ko sila as kung ako din ako. Kumbaga, hindi ako papayag na malulugi sila. Okay. Kasi it will reflect on me. Yeah, on the brand. Yes, on the brand itself. Parang kailangan, hindi pwedeng may magsasara. Mm-hmm. Kaya sabi ko, ayun yung ano ko, stand ko doon. Sabi ko, binibigay ko yung pangalan ko o yung kung siguraduhan ko na hindi ako papayag na magsara yan. Na andyan ako, gagawa natin ng paraan yan. Worst case scenario. Ano sasaluhin pa? Mo? Hindi. Paano? Tulungan ko talaga kung ano yung kailangan nila to survive. Mm-mm. Marketing. Yes. Maganda kasi sa business model mo, food. Kailangan. Yes, kailangan ng tao. Kumbaga consumable, plus talagang guaranteed na need siya. Yes. Top priority need pero, siya. Food siya eh. Pero alam mo, Doug, dalawas na ako nalugi sa food business. Yung shawarma. Before this? Yes. Shawarma tsaka paresan din. Okay. Anong kwento nun? Backstory, mabilis. Wala. Nalugi. Dahil? Hindi mo siya, ano that time? Hindi mo siya natutukan? Hindi naman. Hindi mo alam yung business model kung paano tatakbo? Siguro. Pangit yung recipe? Hindi. Sa recipe, walang problema. Okay. Masarap yan. Kahit masarap minsan, talagang possible na malugi? Yes. Kasi, ano eh, very thankful ako dyan sila. Lagi ko sinasabi. Yung iba sinasabi na Bustoyo, si Bustoyo yung gyms or ganun, or yung iba na, hindi sa akin yan. Mm-hmm. Sa amin yan. Mm-hmm. Kasi kung wala sila, hindi ko rin siguro kayang gawin ganun kabilis. Ang bilis eh. Talaga nag-trust sila dun sa business, sa concept mo na ipapa-franchise siya. Kasi feeling ko ganito mo siya pinipitch eh. Lalaki to. Ito yung mga gagawin, ito yung mga plano namin. Ito yung vision. Alam mo, nilalatag ko yun simula pa lang, sabi ko magkaka-billboard kami. Like ko si Sam, di ba sa local dot pa lang, remember? Oo, meeting natin. Alam mo si Sam, sabi ko yun na magkaka-billboard ako. Walang kasi graduan yun kasi hindi napayag yung mga board. Pero ina-attract mo na. Yes, ina-attract ko na. Like din si Jim, sabi ko magkaka-billboard ako. Yeah. Sabi ko, so ilang best na. And I invited you before, siguro 3 times before your birthday na nagkita tayo, ang sinasabi mo sa akin, papasa ka na pag may billboard na ako. Oo, yan. Sorry. At nangyayari na. Eh, hindi ko rin alam dati. No. Sabi ni Toyo, magbibillboard siya. Gusto ko lang naman siya kausap sa podcast ko. Aha. Ngayon, nangyayari na. Yan. Anyways. So, yun. So, yung James, it's us. Oo. Not just you. Hindi. Why James Pears and Hot Mommy? I really wanna ask you that eh. Maraming salamat kay Boss James ng James Malate. Okay. Yeah. Oo. Yan, doon namin ako. Kaya carry mo yung name na James. So yun, tapos after that, it's all us. Pero bakit, wait lang. Pears kasi in English ng pares. Yes. And Hot Mommy. Kasi mommy. Ginawa ko na hot mommy. Kasi yung logo babae. Ah, okay. Ganun kagago mag-isip. So, wala nang malalim na dahilan. Wala. Basta sa execution, doon ka gumaganap. Oo, yun lang. Okay. Yan, okay. Tapos sabi ko, sinasabi ko sa kanila, basta andyan lang kayo. Sabi ko, I got this. Ganon din si Badger, I got you. Mga ganon lang. Uh-oh. I go, I got this. Mga ganon. Sabi ko, yan lang kayo. Diba? Happy din yung business partners from Ren, Flo G, Badger, nangyayari sa inyo ngayon. Oo, okay. Kasi ang ginagawa talaga namin to is for future eh. Oo, yun din. Siguro sa James, ang pinaka, anong pinakaano ko dito ah, yung pinaka pangarap ko is magkaroon ako ng isang lugar na like Kenny Rogers. Yung mga ganun, papit sa ganong klaseng resto?
Yes, pero... Brick and mortar na, sarili. Pero open siya. Okay. So yun. So yun yung gusto ko. Parang ganun. Naano ko na, dapat mag-SM ako eh. Pero, inano ko na, dapat magkakaroon na. Pero brick and mortar yung mas pinili mo. Pero, yung mga stand alone. Pero open air. Yes, na malalaki. Yun, so yun na yung pinakapangarap sa gyms pag meron ng ganun. So, Tagaytay. Oo, may merong gyms na Tagaytay. Plus, meron na naka-reserve sa Tagaytay, naghanap lang ng lupa na bibilin. Para tayo anong mismo pwesto. Wow. Yes, yung kay ma'am, hi madam. Naghanap ng bundok na bibilin. Nakabili na. Sa Tagaytay. Hindi, naghanap sa Tagaytay ng lupa na wala itong makita pa. Mm-mm. Meron mamalayo na. May marami, meron silang lote somewhere in Lakeshore eh. Uh-oh. So medyo malayo na siya. Ano dulo na? Kailangan doon sa tourist, yung may magandang taal view. Kasi gusto ko tapatan yung mga bulaluan doon. Oo. Yun. Sa'yo pares. Ganun kalaki. Yun yung gusto ko. Kahilera ng Starbucks, ganun. Yes, kahilera ng mga... Overlooking sa Taal. Yun. Yun yung pinaka... Yun yung goal ng Tagaytay branch. Yes, vision ko. Tapos, syempre, international, Singapore. First, sana matuloy na. May nais ka, Singapore. Yes, so we talk to Singapore. So, tagal lang kasi nagkaroon nga ng problem. Pero, makakuha ko yun. Papa, I wanna ask, anong difference ng gyms pairs and hot mommy sa lahat ng, kasi here in Quezon City lang, let's say, for example, punta ka Timog or Tomas Morato, kada kanto may pares eh. Yes. May pares na nagmumotor. Anong kaibahan ng gym pairs? XB. Okay. Si Archie, si Badger, si Ren. Yun yung kinaibahan. Para sa akin. Brand. Kasi yung mami ko, ay yung recipe nun, meron din sa iba nun eh. Madami nang gumaya. Mm-hmm. So, kung sa lasa, meron siguro hindi ganun kasing sarap, pero parang ganun na rin eh. Mm-hmm. Ang wala sila is, mukha. Wala yung tatlo. Yun yun. Which is yun yung isa sa marketable. Yes. Sa abroad, they did US tour, they went to to Middle East, and people watch them, people listen to their music. Tsaka yung dedication ng tatlo, onto them. Nakikita ko nga kada opening eh. Yes, magulat ka. Kaya isi mo ma-market mo, magkano TF ng tatlo pag inibitahan mo? Mm-mm. Sa franchise fee mo, magkano lang yung franchise fee mo? Oo, paghahatian yung lahat. Plus yung lahat ng kailangan overhead ng company. Yes. Pero, so, like si Archie, si Archie, alay ko kasi nakausap sa business, si Badger, si Archie, si Ren, minsan din nakausap ko. Pero sa mga usapan na talagang seryoso sila. Yes, seryoso sila. Kasi gusto nila, kunyari, concentrate sila sa music. So guys, no, this is valuable to you if you have business partners. Yes. Kailangan may mukha eh. Kasi madaling, kung masarap ka magluto. Madaling ibenta. Hindi, it will take time. Kahit masarap yung luto. Kasi yung pares ko dati sa, nakakain sila, sila si LR doon. Si LR. Tanong mo, sarap ng pares ko noon, yung may bone marrow. Oo. Pero saan to? Saan to? Sa Noveleta. Okay, okay. Pero walang mukha. Mm-hmm. 6 months, nagsara. So doon ko nakita. Doon talaga, yung marketing talaga ang nagdadala ng business. Kailangan malakas yung marketing mo. Then, support mo na lang ng product na binibenta mo. Tama. Kasi kahit may marketing ka, kung hindi naman okay yung product mo, wala rin. Doon lang yun. One time hit lang yun. Mm-hmm. Kakain sila. Kasi tapos hindi na ulit. Hindi na ulit. Okay, so, kailangan talaga marketing. Ikaw, alam mo yung marketing. Yes. Marketing talaga yung pinaka-importante. Kahit sa clothing. Meron bang damit na hindi na market, na sumikat? Lahat yan minarket, di ba? Mm-hmm. Ikaw ba? Kaya maya yung nakikita nyo, sponsored po sa Messenger, sponsored po sa Facebook. Marketing. Yes. Walang iba. Yun marketing. Lang ang yun, marketing is the only department of a company that brings money. Yes. Lahat dyan operations palabas ang pera. Yes. Marketing lang ang hoy, halika dito, bumili ka. Yes. So yun na, gulat na rin ako. Actually, hindi pala ako nagulat kasi nag-set ako ng goal. Sinabi ko sa niyabang ko. Sabi ko, pre, kaya ko 'yan. December ganyan ka dami branch. Basta magtiwala lang sila. Oo, sabi ko. Hindi ko sila binigo. Sabi ko, kaya ko. Oh, di ba? Kung ano yung sinasabi ko sa kanila, yun yung ginagawa ko. You made them from artists to business people eh. Because of that partnership. Pero business-minded na rin sila. Like, damit sila. Oh, diba? May clothing sila. And they know na how to handle their career eh. Ah. On their own.
alam nila kung nalalamangan sila, alam nila ko yung deserve nila. Yun yung doon din naman ako bumilib din sa kanila. Is hindi sila nagpahawak. Tsaka alam nila yung part nila. Alam din nila yung gagawin nila para ma-hype eh. So, isa nga doon ako natututo rin ako sa kanila in terms of line sa hype sa posting. Magaling sila doon eh. Magaling nila doon. Yeah, yung sila yung meta, ako kasi balahuro magpost, post na ako ng post, walang isip-isip kasi sila may direction, no? May direction. Yes, nakakagulat. Yun yung isang bagay doon na may timing. Doon magaling yung XB. Yes, doon talaga. Hindi niya matatalo sa timing yan. Hindi niya alam na yung kinakanta yung kanta nila 3 years ago ng buo. Oo. Pero timeless, di ba? Hindi niyo alam. Yung dami, bahala niya nila. Magulat ka na lang. Galing. Sobrang dami unreleased. Kaya lahat sila individually, pati kaya grupo. Kaya pag may problem, pag merong, merong agad sila na, magulat ka na lang, saan ang galing to? No? Mm-hmm. Kasi matagal na naka-ready. Doon sila magaling. Prepared na sila hanggang, pero magaling, sobra. Doon din naman ako believe. And they deserve everything that they're having. Oo naman. So yun, so GMs, gulat ako. Ay, di pala ako nagulat. Nagawa ko na yung pinangako ko. Pero marami pa akong pinapangako. So marami pa rin kaming gusto. Andiyan yung mga pag nagkukwentuhan kami, kanya-kanyang sports car, katas ng games, yung mga ganun. Sabi ko, mangyayari yan. Sabi ko, antay lang tayo. Wala lang talaga natin na ma-establish. Kasi hindi ko pa masabing establish eh. Kasi may pwede pang... May mga ano pa, may mga improvements pang pwedeng gawin, di ba? Marami pa, sobra. So, Jollibee nga eh. Di ba? Nagkakamali pa rin eh. Tama. Yun din nilay ko sinasabi. Ano excuse, di ba? Lahat talaga possible. Tama. Anyways, Boss Toyo, meron pa akong mga gustong itanong sa'yo actually about this business that I'm really, really amazed of how you did from dun nga sa pagkakalugmok, sa lahat ng naging nangyari, and being one of the biggest person na naapektuhan din ng pandemic. Tapos ito, na-achieve mo to. Pag-usapan natin after this break. Okay. Yo, dito pa rin tayo sa Dog Brock Radio, dito sa Dog Brock TV. Kasama natin Boss Toyo. Boss Toyo, doon tayo sa XB. Bilang business partners mo. So, dami ka rin natutunan in hyping things, in posting, marketing side. Actually, sila hindi nila alam na marketing yung ginagawa nila eh. In a way, di ba? Hindi nila alam na that's making more traction eh. Pero sa kanila, natural yun na may plano talaga eh. Kumbaga kung titig, kung babasahin mo yung galaw, may chart eh. Yes, magaling. May positioning sila eh. Oo. Kumbaga alam ng lahat yung role. Kumbaga sa basketball, sentro ka, point guard ka, di ba? Yes. Parang ganun eh. And then, how did J. Roa and Papi, the brando of XB also, came into the picture na may bago kang brand, which is yung Sauce Mariosep? Ano yan. Doon ako na-amaze, pare. Masarap kahit walang manok. Sauce Mariosep, nasa van kami noon opening ng gyms. Okay. Kami dalawa ni Flo G. Sabay kayo sa van? Yes. Sabi ko, anong next? What's next? Lechon manok. Sabi ko gano'n. Sabi niya, oo nga, gano'n. So, kami, masarap kahit walang manok. Sabi ko gano'n. Brainstorm. Yeah, so, nag-isip namin ng mga pangalan. So, mga pangalan, mga kagagawin, mga sinasabi ko, may mga, James Baliw, Lechon Manok ba? James Baliw. Kasi malimit daw, puro kagagawin yung mga sinasabi ko, walang ano eh. Sila yung nagko-correct. Actually, ang galing din nila. Minsan, kasi mga pag sobra ka. Pag puro kagagawin talaga, sila yung napigil. Wag yan, ganito. So, nagbibigay sila. Taga-balance eh. Kasi ako, more on, bahala na gang. Parang, bahala na. Ang paya sila, ano sila to control, kinokontrol nila. Oo. Sila yung taga, mo, wasto mo. Yes, oh. Tapos yun na, nag-come up ng name ng, ba pinagpilihan ng Rudy? So, Smar Yosef, tsaka Sarsarap Roaster. Sarsarap. So yun. So, with Flo G, sabi namin, magkatayo kami. So, kaya rin namin ginawa to. Kaya rin, gusto rin ni Flo G, gusto niya kasi, isama yung family ng buong XB. Oo, kasi dito tatlo lang sila. Sa GMs, yes. Oo. Actually, nabuto kasi para isama, gusto makasama ni Archie yung ibang kagrupo niya. Oo. Kasi sa business. Kasi nga minsan pa nagkukwentuhan, kunyari si Badger lang tapos si Archie. So, si GMs. So, parang lang lahat nandoon. Oo. Okay din. That's thinking about the whole crew eh. Yes, gusto. Maganda 'yun, ha. Gusto ni Archie noon. Oo. This is very good of him. Na
makasama. Para pag may bonding, tapos ang topic is business, yes, business partners niya pa rin yung mga kagrupo, yes, niya sa music. Very good. Sobrang gustong-gusto niya talaga makasama lahat doon sa Sos Mar Joseph. Kaso may mga... Kanya-kanyang... Yes, ano lang. So, ang ending, si J. Roa tsaka si James Brando. So, yun nakasama na. So, yun na. Naggawa na. So, ginawa na si Sos Mar Joseph. Ano rin nila yan, ha? Plan din nila yan na hindi kami magpo-post regarding na meron ginagalaw sa Sos Mar Joseph. Na may galaw. So, naka-focus na kayo sa James. Pero, plan nila, same as kung paano sila maglabas ng kanta. Yes. So, na, kontra ako ng kontra nun. Kasi ikaw yung maingay. Sabi ko, pre, sabi ko, kailangan magpusan tayo para makuha tayo ng franchise. Wag! Sabi ko, bubulagay na lang natin sila pag-open natin. Ang dami natin i-open. Sabi ko, sige. Sabi nyo eh. Parang mas maangas yun, ha? Oo, yun. So, di ba? Hindi ko pa rin nakatease. Teaser pa rin ako. Nakikita ko nga. Tsaka, sabi ko, wala na silang magawa. Dahil makulit nga ako. Napost diba? Mo na eh. Oo. Tapos i-delete ko. Pero di ba, gulat sila. Ano yung Sos Mar Joseph? Ang dami ng franchise. Naigapang nyo rin naman. Ang gulat sila. Ang dami ng franchise. Diba? Actually, hindi rin nila alam na gano'n na din yung mga na-deal ko. Kasi sa lahat ng deal ko yun eh. Oo. Partners mo lang sila on ano, pero ikaw yung nagbebenta ng idea sa, yes, franchisee. Oo. Ikaw pa rin yung nakikipag-usap, nakikipagpirmahan. Yun ang role ko eh. Oo. Actually yun yung Yun yung role ko. In-embrace sila sa yung roles, 'di ba? Yes. Ako sa operation, mm-mm, sa marketing. So, marami na rin namang mga tao, pero kasi minsan mas gusto ko pa rin na hands-on. Oo. Lalo na in terms of panghikayat, mm-mm, ng mga investor or ng mga franchisee. So, mm-hmm, yun, sabi ko, ito na yung franchising natin. Ganto na, kadami. Gulat din sila, di ba? Oo. So, Sos Mar Joseph. Nagtigil ka pa nun. Kasi nga, pinigilan din nila ako at ni Rudy, yung best friend ko. Kasi, Rudy is part of this, di ba? Oo. Kasi, papasukin ko na agad ng madami without really, yung experience pa eh. Wala pa eh. So, kaya nagulat din kami nung madami na siya, nung inopen na. Andun na. May franchisee ka ng Sos Mar Joseph from James? Na-franchisee mo sa James? Madami. Okay. Ibig so, sabihin, ganun ka-effective. Yes. Kaya pati yung susunod na brand mo, sumama sila. Galing, yeah, ha? Congrats sa inyo in advance, guys. So, ang nangyari nga nun, sabi ni Rudy, wag ka muna kumuha. Kasi, ito rin, taga-balance mo rin to. Hindi, kasi siyang inatasan ko bilang operation manager. Pag malulunod ako sa kumuno, ikaw hahatak. Parang ganun. Siya pinapalad kasi, andun ako sa gyms. So, yung mga ginagawa ko before ng mga onan ko, siya na yung pinapano ko. Yun yung role naman niya. Mm-hmm. As operation manager siya. Pero coming from... Your directives. Yes. Gets. Siya lang yung uma-action. Oo. Kasi hindi mo kaya actionan pareha sabay. Kaya binigay mo sa kanya yung isa. And then? Nandun naman, magkakasama din naman. Misan, lagi kami pa rin magkasama. Sinabi ko lang. Magkaiba lang kayo ng task. Technically, hindi, assignment. Hindi, ang ginagawa ko, lahat ng task, sa kanya ko pinapagawa. Okay. Ngayon, focus ka sa pag-scale. Pag hindi na niya kailangan, hindi, focus ako sa recipes, ideas. Tapos, yun nga, pag-scale, yung pagtutok yun sa mga importanteng bagay. Tapos siya na lang. Pag hindi niya na kaya, tsaka na ibang tao. Doon ka na. Doon ka papasok. Mm. Kumbaga ikaw pa rin yung last na... Pagka kunyari may gusto na siyang patayin dahil nabubisit na siya, sabi niya sa akin, gano'n, di ba? Yun. Wala pong mamamatay tao dito. Gago lang talaga yung kausap ko. Hindi, meron ha. Uy, magagalit sila. Bad yun. So yun. Yun na. So yun nga, Sos Mar Joseph. Mm-hmm. Maraming salamat sa nagtiwala. Mm-hmm. Hindi ko na mention yung name or pwede naman siguro i-mention. Hindi, wag na. Ikaw ang bahala. I mean, so yung franchise namin yun. Unang-una... Ilang kagad? 16. 16 branches. Fuck. Anong gagawin mo sa 16? Cold cash. Nagbayad. Magkano ang... magkano na ngayon? Ngayon na lang. Huwag yung nung una siya na gano'n. Magkano ang franchise niya? As we speak. May promo kasi ako nun. 1M for 4 branches. 250,000 per branch. Yes. So, nag-ano siya ng 4 million. Yes. 16 branches. Cold cash. Yes. Right away. Yes. Right in front of you. Yes. Wala pang pwesto. Wala. Natikman niya yung manok, hindi? Hindi pa. Putang ina. Yes. Hindi pa lang yan, madami pa. 16 yung una niya. Yes. Tapos ngayon pumoposition ulit, naghahanap ng pwesto. Pag yes, nabuo na yung 16. Yes. Tapos madami din yung mga paisa-isa na... Sumusundot.
Medyo maganda gising. Toyo, oh. Isa pa nga. Boss Abram! Oh, siyempre. Dalawang franchise! Solid yan. Solid Boss Abram yan! Si Abe, isa yan sa mga tropa ko na ginigiyang ko talaga mag-quit sa trabaho. Alam mo, nag-quit siya sa trabaho? Para doon siya umaman. Oo nga, yun nga. Doon ako believe dyan. Kapwentuhan ko rin sobrang yan. Lagi na doon din yan sa amin. Yeah, si noong birthday mo, nagkita kami. Kaso paalis na siya noon eh. Medyo marami lang din inaasikaso yung kumpare ko na yan. Pero malapit yan. Oo, yun. So yun, tinakinakonstruct na namin yung branch niya. Actually, may Cubao yata, Riot ba? Yung nakwento niya. Sa Cubao nga siya. Sa Cubao. Ah, Murphy. Murphy Market. Madami tao rin. Marami tao doon. Malapit sa Aguinaldo. Ito, ang target ko sa Mario Josep is within 2 months, sana ma-reach ko yung 100 branches. In? 2 months. Hanggang ngayon ba, nandun ka sa 1 million apat? Hindi. O 1.2 na. So, nasa 300,000 ka na per branch. Yes. Mas mahal pagka isa-isa. 350. Pero 1.2 kasi kasama na yung construction nun. Ah. So, ilang square meter ang ano? 30 square meter. Paano kung 30 square meter ang floor area, ang lot area na kailangan mo, i-construct mo yun? Yes. Kasama construction? Yes. So, delivered na? Yes. Paano yung mga broiler? Kasama na lang yun. All in na. Ah, operational na lang. Mag-operate. Ang babayaran na lang nila yung upa at business permit. Pati yung mga tao na ititrain mo. Yes. Tapos, stocks. Go na. May initial stocks din, pero konti lang naman. Oo, oo. Tapos, just to keep it rolling. Yes. Initial stocks. So, mura na nun. Tapos, grand baka pwede kita ilapit sa ano, pag kailangan mo na ng malaking supplier ng manok, ha? Oo naman. Alam mo naman yung business partner ko, eh. Oo, yeah. Kailangan namin. Yeah. So, yun. Yun ang isa rin yung sa pangarap namin. Magkaroon kami ng sarili poultry. Sarili niyong poultry. Oo din. Same as Damit, di ba? Look at Omar, look at Master Alan, and this brands na lumalaki. If you have your own production line, hindi ka mamroblema. Yes. Tsaka magagawa mo lahat ang gusto mong gawin. Totoo. Pero another sakit ng ulo yun. Oo. Pero, pag natamaan mo yun, jackpot ka. Oo naman. Hindi mo naman din tatamaan yun kung hindi mo sa tatayaan eh. Doon ako believe sa'yo. At hindi ka kung wala kang taya, paano kung tatama? Exactly. Hindi, yung iba, gusto kong tumama, pero ngal-ngal lang. Paano yun? Takinang yun. Makamatay na lang sila. Diba? Basta, naiinis lang sila lalo, no? Mahirap yun, no? Tangina. Ano, forever amuyong. Alam mo yung amuyong? Oo, yung sa gilid ng tumataya. Oh, yun. Yun, ganun lang. Di ba? Hindi, hanggat hindi ka pumipinta, huwag kang bumoka. Oh, ang nangyayari, pag forever amuyong ka, pag nananalo si boss, oh, meron ka. But, yun ka lang. Pahay ka ba? Yun lang ang role mo sa buhay mo, amuyong. Kailangan kumilos ka, di ba? Hindi ka pwede. It's very ano. Kaya ako, okay lang. Kung hindi ako mag-succeed, di ba? Sumubo ka. Never naman akong nagpaka-amuyong. That's one thing that I see about you because I know you personally na nakikita ko na iba yung judgment ng iba and I totally understand them kasi sila yon. Pero, believe kasi ako dun sa hindi mo pagiging amuyong. Kasi, ano eh. Ina, ano, papakain mo sa pamilya mo forever amuyong ka na lang. May katapusan yun, syempre. Nothing against dun sa mga taong ganun yung galaw, ha? Yeah. Nothing against, pero kung iintindihin nyo, takina, kumilos ka na. Again, huwag nyo yung pakinggan yung word by word, yung intentions, dun kayo tumungo. Kasi ako, nung walang-wala ako, talaga, nung walang-wala talaga ako, tanong mo kahit kanina sa Cavite, takina, since ultimo pamasahe, nag-1-2-3 lang ako para makapunta sa pupuntahan ko. Kasi doon ka paggagawa ng pera. Sa bahay ako, wala akong pera. Piso, wala. So, wala rin akong nakikilala. Putang ina, paano ko kikilos nung wala kang nakakasalamuha? So, ang ginagawa ko, kahit wala akong pera, labas ako ng labas. Punta ako ng punta ko saan. Kung may inuman dito, may inuman doon. Bababae mo yun. Oh, kasi baka sa kainuman mo niya, meron kang makasundo dyan or willing to shed support sa'yo kung may naisip ka. Same with the local team na support ka sa local team na kainuman mo si price tag sa event, business partner mo na ngayon. Yes, ganun. Kasi pag nanatili ka lang na wala kang pera, kahit wala kang pera, lumabas ka, hanapin mo yung pagkakaperaan mo. Sa mga nagtatanong, Boss Toyo, nahihiya mag-approach. Paano ba? Hindi. Walang lugar yung... Di ba ikaw sabi mo, nagtatanong ka sa mga mentors, nagtatanong walang ka sa mga... Walang lugar yung kahihiyan pag gusto mo masenso. Pag kamayaan ka, hindi para sa'yo yung success, no? Hindi. You don't have to talk and be
seen by everyone, but you have to talk with the right people and reach out with the right people. Tama. Makapagbigay ng tamang values para mag-grow ka. Tsaka yung tamang-tama doon sa idea mo. Yeah. Sino yung makakatulong sa idea mo? May perfect na tao para doon, eh, no? Alam mo ako, talaga yung mga goal ko, tangina, gusto kong makita sa magazine, sa mga Forbes, mga business entrepreneur. Pero hindi ako coat and tie. Naka-t-shirt lang. Pero, as is, ikaw pa din. Yes, pero featured ka doon. Pero yun yung gusto ko. Talaga. Ba't ganun yung media? Like, nakikita si Mark Zuckerberg na laging naka-t-shirt. Pero pag nilagay siya sa magazine o nilagay siya sa poster, yun naka-coat and tie siya. Oh. Ba't hindi nila inormalize na yung tao na yun ay ganun? Kasi siguro kasi pag may pictorial, bisan, kahit, hindi ko pa siya masasabi sa ngayon. Na baka pagdating nun, nasabi ko, o sinabi mo kay Dog, t-shirt ka lang once na nakarating ng magazine. Tapos, dumating na yung time ko na nasa magazine na ako na ako tentay. Eh, at least magkaka-views to. Okay lang yun. Diba? Sasabihin, diba? Ba't hindi mo natupad? Kasi, yung changes constant yan. Yes, yes. Yun nga eh. Yung and changes may, constant yan. May kanya-kanya tayong reality. Yes. Yun yung kailangan mo i-deal eh. Kung that gamit lang ang pagbabasihan mo, na hindi naman makaka-apekto sa buhay ko, ba't hindi ako magkakotentay? Exactly. Eh kung yun yung requirement yung required, ni Oprah Winfrey para ma-feature ka sa kanya. Alakay man, pagpilitan ko na, sinabi ko siya eh. Mag-boxer ka doon, ng doon. Ano, di ba? Diba? Pero kung allowed ako, yun ang gagawin ko. Kasi yun ka. Yes. Pero kasi nga, totally get the point. Ganun siguro yung kay Mark Zuckerberg, di ba? Siguro yung sa mga magazine, hindi ka pwedeng mag-shirt eh. Or kaya meron siyang mga tao na, sir, inappropriate. Pinoprotect din yung image niya. Yes. As a CEO siya, di ba? So, meron siyang mga advisor, di ba? May mga ganun, di ba? Lahat. Na kailangan sundin. So, lahat dapat, hindi mo, ganun ka naniniwala na kailangan hindi ikaw pinakamagaling sa lahat, di ba? Kailangan may nagsasabi sa'yo. Totoo yan. Tsaka ipapaligid mo yung tao, yung sarili mo sa mga taong mas magaling sa'yo sa maraming bagay. Ako hindi. Gusto ko lang kapaligid na sa akin yung totoo. Tama rin yun. Nung ano, katulad yan, si Rudy, nung sabi ko, dre, sa akin ka na lang nung nagsimula si James, kasi may sarili na siyang negosyo. Mm-mm. Sa Cavite yan, di ba? May girlfriend nga yan eh. Mm-mm. Wala na sila girlfriend niya, nakakasama sa akin. Sasabi ko, kailangan kita sa tabi ko. Tama. May alas ka eh. Kasi kailangan ko nung pag ikaw kasi nakakakilala sa akin. Mm-mm. Pag may mga alam mo na lang aning kong desisyon, nandyan ka para tapikin ako. Pre. Kasi makikinig ka sa kanya. Tsaka maiisip ko na, ang gusto niya lang is yung best para sa'yo. Kung wala siya. Tangina, go lang ako ng go doon. Kailangan mo ng katig eh, no? Pag may sarili kang bangka. Kasi tol, si semplang eh. Kailangan talaga. Pag binilisan mo, inalon ka. Pag wala kang katig, semplang eh. Kailangan meron talaga. Wala naman tao sigurong mabubuhay ng sariling successful hindi na mo walang, kaya mag-isa eh, no? Na walang, walang advisor. Kahit tangina, presidente nga eh. Di ba lahat nga. Si President, ang dami niyang gabinete para sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Diba? Same with King, Harry, Reyna. Decision lang. Decision making. Yun lang yon. Kung oo ako or hindi, sasabihin mo sa akin. Mm. Kung hindi ko feel yung gusto mo, kung feel ko yung sa akin, masurvive ko, edi, pero at least nag-warn ka. Diba? So yun yung purpose nun. So, isa iba, kahit hindi tropa, andyan yung asawa, may nanay, may tatay, may kapatid, or may anak. Yes. Laging meron eh. Hindi ka pwedeng mag-isa lang. Meron ka bang kilalang na mag-isa lang? Yeah, exactly. Diba? Okay yun, sa mga business people, no? I mean, sa mga nagtatry mag-loading, nagtatry mag-resell, nagtatry magbenta ng ganito, gumawa ng brand, or kung ano man sinusubukan nyo, tinda ng kalamay, kahit ano pa yan, kailangan nyo ng totoong tao, tamang tao at para nakakakilala sa iyo talaga. Oo, yung kilala in and outs mo, no? Yes. Kasi importante 'yun, no? Oo. Tsaka kasi sa likod mo marami ring trader. Totoo. So kung nandiyan yung mga pinagkakatiwalaan mo. So kung ano mang mangyari, alam mo na hindi ka mapapano kahit sino pa. Kunyari, kayong dalawa lang, okay na ako na kaming dalawa lang. Kasi alam ko naman puta, kahit saan makarating, hindi ako maiiwan. Ride or die, kumbaga. Oo. So, meron talaga ganun. Maganda yun eh, pag may ganun ka. So, yun lang. So, yun. Isa sa mga ginagawa ko. So, yun. Pwede mo ba kaming kwentuhan? I wanna know, how did the billboard happen? And saan yun nakalagay ngayon? Yung billboard, dapat yan last month pa. Before pa nung lockdown. Nung second lockdown? Meeting kami ng board. Gusto kong mag-billboard. Kasi ano ka, no? Incorporated ka, di ba? Yeah. SEC, company ka, corporation ka.
So meron kang Success One Corporation. Success One Corporation yung pangalan. Meron kang board members. Yes. Meron kang ikaw ang CEO. Yes. May board members ka. Mm-hmm. Oo, may panel ka. So, sabi, di pa natin kailangan yan kasi ang mahal. Mahal. Mm-hmm. 700. Dalawang billboard, di ba? Wag na muna, Toyo. Sige. Pero doon parang lagi sa isip ko yun. Naglilingha ko. Kaya naman. Na gustong-gusto ko talagang mag-billboard. Mm-hmm. Hanggat meron ako nakausap na investor to produce us the billboard na gusto ko. Right away, pack, bayad. Sige, gawin yung billboard. Kaling. Kaling. Yun. So, imagine. So, hindi ka pinayagan ng partners mo, hindi ka pa rin tumigil, gumawa ka pa rin ng paraan. Nahanap mo yung magfa-franchise na magre-release pa ng billboard. Yes. So, yun yun. Hindi ako titigil talaga. Yun yung hassle. Kinukulit ko talaga sila, sila Badger. Pre, gusto ko na, mga ganun. Hindi pwede, wala pa. Sabi ko, pakina, gusto ko na eh. Mga ganun. Ya? Yung nagda-drive ka or nasa biyahe ka, makakita kang billboard, dapat kami nandyan eh. Lagi. May ganun lagi. Kang ano. Oo, lagi. Ang galing din. Pero kung pinayagan ka nila, hindi mo makikilala yung tao na yun. Or hindi kakilala ko na naman. Ah, kakilala mo na by that time. Siya na lang yung kinulit mo. Hindi ko siya kinulit, actually. Nag-offer lang? Hindi. Nagsabi lang ako ng sa maglalagay nga ganun. Tapos, re-voluntary. Sige, okay naman na. So, meron pang mga next is S-Lex, N-Lex. Ah, okay. So, you have two billboards now, right? Yes, in Bonnie and Monumento. Bonnie and Monumento. Bonnie tapos, meron pang susunod. Kinoconstruct. I mean, meron pang mga may mga aligned pa ako on sa, the way. Yes. Pero gusto ko nga rin yung video eh. Yung digital. Oo, oh, digital. Maganda rin yun. Yeah. Actually, okay din yun. Yan, sa Sos Mar Yosef and Jim's version. Sa Sos Mar Yosef, sorry. Ang pumasok na XB doon is si Papi Brando and si ano, J. Roa, no? Or si Papi yung Brando, si Roa, tsaka yung sa kami pa rin apat. Ah, okay. Gets. Kasi ano siya, Success One, mm-hmm. tapos under niya yung Sos Mar Yosef. Okay. Under nung Success One na rin kasi yung gyms. Uh-oh. So it's a parent corporation na may brands na. Yes. Galing nun. So ang dami nun. Mm-mm. Parang group of companies. Yes. So sooner or later, yan. Actually, madami nang lumalapit i-franchise ko yung mga gusto nila. So, syempre, hindi naman basta-basta ganun yun. Kailangan mo rin munang ma-perfect din muna. Kahit hindi perfect, at least kailangan mo mapunan lahat ng kailangan pang i-improve dun sa existing. Before ko gawin yun. Kasi yun yung promise mo sa franchises mo, yes. Di ba? Sobrang ako sa franchisee talaga. Binigay ko, sabi ko, hindi ako papayag. Sabi ko, akong bahala. So, kailangan, gawin ko yun. Gagampanan mo yun. Sinabi mo yun eh. Oo, ginagamp. Yun naman ang ano sa akin eh. Masama naman ako pag sinabi naman ako, gagawin ko kahit duguan na eh, kahit gapang na. Mm-hmm. Alam mo yung kahit walang wala ka na. Alam mo ba yung naranasan mo nang magnakaw ng cellphone sa kapitbahay nyo para ibenta? Kinuha mo yun? Para pambili mo lang pagkain sa bahay nyo. Yes. Mga ganon. Kailangan mong gawin minsan, no? Para sa... Hindi minsan. Hindi, nung nagawa mo siya. Wala. No? Ginagawa ko talaga siya. Kasi, ano eh. Toyo nga eh. Masama. Kaya minsan dahil ko sinasabi, minsan magpo-post ako. Masamang tao naman talaga ako eh. Actually, meron talagang masama talaga sa akin. Mm-hmm. Nabuhay siguro talaga ako sa masamang environment nung mga teenager ko. Experiences. Yes, talagang batang kalye. Kahit hindi naman ako dapat nagpakabatang kalye nun, pero nagpakabatang kalye ako. Alam mo yun, yung ikaw yung... Yun yung pinili mong path. Yes. Pero dahil din doon, na-prove ko ngayon, tangina, yung tinataa ko before, walang... Ang layo sa kung ano man yung nagagawa ko ngayon. When it comes to my relatives, sa family, mm-hmm. sa clan, mm-hmm. tangina, yung Jason before, yung mm-hmm. yung dati, na hindi mo siya na pinapansin, na left out ka, na wala ka, parang sinzone ka kumbaga sa messages. Mm-hmm. Pero ngayon, they're proud. May boses na. Nakakatuwa. Hindi ako galit sa kanila. Alam mo, mas mahal ko pa sila. Kasi at least, nananong nila na may nangyari sa buhay ko. Yan. Kasi nga, katulad yan, ampun ako. Mm-hmm. Ampun lang ako eh, sa family namin. Lahing sinasabi ng lolo ko noon before, pasira ka sa pirido ko. Sisira mo yung dusadas. Yung ganon. So, siyempre, tinatake ko na lang yun. Kasi ampun pa nga ako eh. Tapos ako pa sa masira. So ngayon, masaya ako na
iniyayakap na nila ako. Alam mo, ang saya-saya ko sa kamag-anak ko ngayon talaga, sobra. Mm-hmm. Hindi dahil, kasi dati kasi wala ka talaga naman, wala naman sila ikaka-proud sa akin eh. Addict. Tama rin naman. Tangina, ba't nila ako mamahalin? Eh, puro kagaguhan ngayon ginagawa ko. Mm-hmm. Ngayon, nagumawa ako ng maganda. Sakit ka sa ulo, nire-rehab ka nila pa ulit-ulit. Ngayon, nagumawa ako ng maganda, nakita ko yung love nila. Totoo. Ang saya. Oo. Sobra. Kaya every time na... Mas ganado ka? Iba. Iba yung nasa likod mo, yung mamahal mo sa buhay. Yes, no? Iba. Tsaka yung nagtatriumph sila sa nangyayari sa'yo. Nice. Iba nice, yun. So, nice. Napakasarap na pakiramdam nun. Iba eh. Iba talaga. Na every time na makakita ko ng picture na post ni Shinoda o ni Jason on those two accounts, babasahin ko yung mahabang caption. Kasi alam ko may mapupulot ako dun. Yung may type, maaalala ako dun. Yung type na pagte-text na parang nasa 3310. Oo, yung gusto ko dati, yung mga ganun niya. Yung parang... Old school pa rin. Oo, kulang na nga lang mag-underscore ka bago yung first. Lagi ni Badger. Pasin mo si Badger, lagi naka-epal yung hype na yun eh. Jegemon ba? Wala comment. Ano, 3310 ka pa rin, gamit mo. Nagsa-shortcut eh, no? Oo, ganun pa rin ako eh, di ba? Hindi, actually kahit sa text eh, ganun kakabilis mag-ano eh, respond eh. Oo, ganun ba? Basta at least naiintindihan mo. Oo, yun nga. Yung ako eh. 13 turuan nila ako. Kago dapat, hindi ganyan. Magpa-formal ka minsan. CEO ka na eh. O, minsan nag-formal ako. Nakabarong naman ako, di ba? Pero naka-short. Umatid ng meeting, naka-formal. Kausap mga milyonaryo. Pagtayo, naka-boxer? Hindi, pagdating ko pa lang, nakabarong na ako, tsaka naka-short ako, paglabas ko ng kotse. Tao na, tao sila, di ba? Imagine. Kalahati lang yung formal. Oo, formal pa rin. O, di ba? Kagaguan, sabi nga. Tapos dinadamay ko siya, naka-ano naman siya, naka-tie necktie, tsaka long sleeve. Pero naka-pants naman. Pants, makamaong, no? Encyclopedia. Ginawa ka pang niyang ano, no? Actually, ano, dog, mas marami pang abangan. Excited ako na pag nangyari na yung ibang plano, andito ka ulit, tapos ikikwento mo kung paano mo naman nilagpasan yun. Gusto ko yun. Gusto ko talaga maging mayaman. Yun lang naman talaga gusto ko. Hindi lang mayaman. Parang Willie Rebellion may type. Mas maraming... empleyado, mas maraming natutulungan, mas maraming nagagawa. Yes, yung paisa. Kahit itanong mo ako siguro sa lahat ng naging tao ko, kung may marareklamo sila, sarap mo sa akin. Pero tanong mo sila kung ano masabi nila sa akin. I'm proud na naging maaway na ko eh, kahit ganito ako. Eto ko, dahil sabi, tangina mo, maawa ka na naman dyan. So, kasi naranasan ko eh, namamasukan. Naranasan ko sumweldo ng 60 pesos per day as room boy. Tip lang yung papa para lumaki yung sweldo kasi dahil sa gutom na walang makain. Gagawin mo yun, no? Oo, ginagawa ko talaga lahat yun. Nagnanakaw ng ham sa bakery para may pangalmusal. Ginakaw ng tinapay. Hindi namin sinasabi na dapat yung gawin yun. Hindi yes. Namin sinasabi na di tama yun. Pero sinasabi niya yung account yun. Niya. Nandun siya sa buhay na ganun kahirap na kailangan niyang, na nagawa niya yun. Nagawa ko talaga. And I appreciate you kasi you rose from that. Yeah. Ano ka na ngayon? Tapos ikaw pang, ito nga yung topic ngayon eh. Maunawain ka pa sa mga taong nakakaranas ng hirap. Mas magiging maunawa kasi alam mo kakapit sa patalim yun kaya, pag walang choice eh. Kaya yung iba, pag na dinakawan ako or what, kung may ginawa, tanong ko bakit? Nalaman ko totoo naman sinasabi nila, bigyan ko pa. Kasi kung dahil sa poverty sa gutom, tapos masipag ka naman, talagang wala ka lang chance pa para may magawa. Kasi ganun ako noon eh. Nung time na gusto kong kumita, as in wala lang talaga akong pagkakitaan eh. Mm-mm. Hindi ako matanggap sa mga trabaho kasi may sakit ako. Nagkaroon ako ng parang sakit sa baga, mm-mm, parang TB na. Mm-mm. So bumaksak ako sa mga test. Mm-mm. So anong gagawin kong choice? Mm-mm. O diba? Hindi ko naman pambibisyo eh. Pambibili ko talaga ng pagkain. Pagkain mm-mm talaga. Mm-mm. Panggatas. Mm-mm. Ganun talaga. So talagang ganun. Para sa akin, kung hindi ka naman papatay ng tao, kuha ka lang ng... Masama pa rin siya sa masama. Hindi ko sasabing gayahin niyo ako. Mm. Pero kasi yun lang yung sa point sa time na yun lang yung kaya kong gawin. Kaya nga nung gumaling na ako from nawala na yung sakit ko sa baga, nakapag-apply na ako ng work, nag-Watson's ako, lahat ng mga drugstores, doon na nag-start eh. So, they leave me na lang talaga no choice. Kaya nagawa ko yung mga ganong bagay. Hindi ka proud doon, pero sinasabi mo na nagawa mo ngayon kasi sobrang wala kang choice that time. Oh, sobrang wala akong choice talaga. As in talagang kailangan may makakain sa pagkainan eh. Kasi ganun. Nangungutang nga ng corned beef. Walang magpapautang sa'yo? Hindi. Yung... Kasi may pera ako nung dati. Tapos nawalan talaga ng biglang pera. Talaga nag-irap. Tangan na, di ka na mapautang sa isang corned beef. Tapos ano, ang dami pang tao. Mapapaya ka. Oo.
na hindi ka pwede. May utang ka pa eh. Oo. Ano utang na naman ang haba pa na listahan mo? Hindi, buti nga kung mahaba listahan. Wala naman. Isang ano lang. So, mapapakamot ka sa ulo. Tama. Alis ka doon ng nakayuko. Naputang ina parang ano ba yung nangyayari sa buhay ko. Yung pupunta ako sa park. Kasi malapit lang sa amin yung park eh. Mm-hmm. Saan to? Cavite City? Yes. Oo. Upo lang ako doon sa may isang upuan. Yung upuan lang. Sabi ng basketball court. Cementong bench. Yes. Isipin ko. Ano ba nangyayari sa buhay ko? Takina ni piso. Wala ako sa bulsa. Pagkailangan ko ng 20, mag-iigib ako sa kapitbahay. Ipag-iigib mo sila para mag-20 ka? Sa poso. Ganon. Para lang may pamasaya ko. Para makaalis ako. Yung pamasaya na yon. Para makaalis ako. Para may makasalamuha ko ibang tao. Para lang makakonect. Yes. Manayin pa tayong babalikan after this break. What is up, Cyberspace? This is Dog Brock. Welcome back to Dog Brock TV at maraming salamat sa panonood nyo ng episode na to. Sana marami kayo napulot na aral at values gaya ko nung sinot ko yung episode. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na dito sa Dog Brock TV para sa mas marami pang content. I-hit nyo yung notification bell para ma-notify kayo kapag may palabas na video. At i-comment nyo sa baba kung sino gusto nyo i-interviewin o kausapin o makakwentuhan natin sa susunod. Huwag nyo kalimutan, i-follow ako sa Twitter, TikTok at Instagram at dogbrock_. Join na rin kayo ng Facebook group natin, Dog Brock TV Community. Nasa Facebook tayo, Dog Brock TV. Kita kita sa susunod na episode ha. Pero bago ang lahat, tandaan nyo, mapapakinggan nyo to sa Spotify, Anchor FM at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Balik na tayo sa episode. Makinig mabuti. Yo, last break na tayo. Nandito pa rin tayo. Kasama natin si Boss Toyo. Today is June... Anong date ngayon? 13. Oo, June 13. 13. Oh, 11 yung shoot. 11 yung shoot. Oo, June 11. June 13, Sunday. Ulit. Today is June 13. Hindi, shoot namin to 2 days before umere. Yeah. On a Friday night. Salamat lang kay Boss Toyo kasi alam ko busy to yung oras niya. Masyado na natin nahihiram. Pero Boss Toyo, mabilis na lang. I just wanna know, ano yung naging impact ng experiences mo? Everything. Drugs. Dark side of your life. Relationships. All the mistakes. Yung mga nalugi. Lahat ng pagkakamali. Nagkautang. Lahat ng negativity. Every bit of it. Until today. Ano ang tingin mong bit-bit mo na natutunan mo at dadalhin mo bilang magandang aral para sa mga susunod mong gawin? Overall. Actually, lahat ng napagdaanan is learning experience lang eh. Ang tanging bit-bit ko pa lang simula nung dati hanggang ngayon is yung pangarap ko na kagustuhan ko talaga maging mayaman. Yun lang talaga. Everybody knows it kahit yung asawa ko si Joy. Pag nag-uusap kami regarding ano, gusto ko lang talaga yung mayaman. It's not for me naman eh. It's for my mga children. Mm-mm. Yung mga magmamana ba. Kasi ayoko na yung nangyari sa akin before na nung bata ako, naranasan ko mabili lahat eh. Mm-hmm. Nung time na biglang nagka-problema sa family, naghirap kami, magkapatid, problem. Ang hirap, yung dating sobrang sayang pamilya dahil madaming pera. Nagwatak-watak dahil sa pera na hindi naman nagwatak-watak. Ang daming problema, syempre. Pag-aaral. Nawala yung saya. Yeah. Nawala yung saya. Mm-hmm. Nawala yung glow. That's why you're aiming for generational yes, wealth. Ayoko na yung mangyari. Gusto ko kung paano ko, nasimulan ko nung yung mga anak ko na nagkaisip sila na may pera na yan. Nagbibigay ko yung mga gusto nila. Gusto ko hanggang sa dulo madala nila yan. Pito yung anak nila. Kasi sa Pilipino kasi, di ba, minsan yung mga apo-apo natin, mm-hmm. hawak pa rin natin yan. Hindi kasi ni-spoiled sila. Pero kasi, tangina, bakit ka magpapakahirap? Ako kaya ako nagpapahirap. Kasi gusto ko lang na maging masagana yung buhay nila. Bukod doon, wala na. Wow. Kasi matanda na ako. I'm 40 years old. Galing. Ano ba ba? Lahat naman, naranasan ko na eh. Galing. Kung sa babae at babae lang. Dami mo nang kinain. Hindi. Kung sa mga luo. Pero tatao. Iba tatao. Yung anak. Iba yung mag-survive. Kasi pag nawala, kaya sinasabi na, ano mo yung yaman mo? Dadalhin mo ba sa kabang? Hindi naman dadalhin sa hukay mo yan eh. Ano ginagawa ng mga anak mo? Para yan sa susunod na sa apelido mo. Sa nagdadala nung yes. Sinasabi legacy na, mo. Diba sinasabi ng iba, pagpayaman ka, maradala mo ba yung sa hukay? Sinabi ko ba ang dadaling ko yan? May mga anak ako eh. Ang dami kong anak. Actually, yung madalas na nagsasabi nun yung walang pera. Oo, di ba? Takay na, kaya talaga walang pera because of them. Sa kanila lang. Bukod doon, siguro, may mga gusto tayong mga materials
thing na bilhin, materials thing, ano, material things, di ba? That's just for ano lang, reward. Yes, reward tsaka yung para lang ano ba tawag doon? Masatisfy ka lang ba? Di ba? Pero hindi yun yung main, hindi yun yung goal. Yung goal mo. Gusto ko talaga maging super yaman. Hindi lang mayaman. Boss Toyo, para dun sa mga nagsa-start, no, na nakikinig, nanonood dito, siguro bilang last question, kasi I know you're gonna come back, ang dami mong plano, yes, and I'm rooting for you. Sana. All good intentions lang din. Yes. Akita-akit, nakwentuhan mo ko ano ka dati at kinabibiliban ko kung ano ka ngayon. Pero bilang alam na natin, kaya mong bumuo ng 20 franchise in a month, kaya mong bumuo ng isang franchisee na magtitiwala worth 4 million. May skill set ka eh, to talk and yes, to believe in you. Yes, yun lang naman talaga meron ako. Yun ang meron ka eh. Bukod sa produkto na kaya mong ano, pero yung marketing mo, yung sarili mo, paano mo binibenta yung sarili mo, yung produkto mo, tinataya yung pangalan mo, sa yun, pangarap mo. Yun talaga yun eh. Oo. Binibenta ko yung sarili ko, not that, yeah, the product. Not the, yeah. You, Boss Toyo is a brand eh. That's what, that's, yun yung hindi nare-realize ng maraming tao. But now, nasasabi ko yan. May isang bata na nanonood o nakikinig, hindi alam yung gagawin. Takot magkamali. Takot sumubok. Ano yung masasabi mo sa kanya? Pagka takot ka, sumubok, walang mangyayari talaga sa'yo. Gawin mo, lumabas ka sa, kumbaga lumabas ka sa box mo. Lumabas ka. Comfort zone. Yes, lumabas ka sa comfort zone mo. Huwag mo muna isipin yung talo eh. Yeah. Never mo, di mo dapat yung iniisip eh. Lagi mong iniisip is, mananalo ka. Mm-hmm. Pag natalo ka, di hayaan mo na lang. Katama ko, sobrang daming talo na. Mm-hmm. Pero never ko yun. Never na, tangina, talo na ako. Ah. Wala. Sugod pa rin ang sugod. Hanggat may buhay, tangina. Hindi ka naman, di mo naman ikakamatay yan. Kung ikamatay mo yan, eh di patay ka na, di wala ka ng problema. Dapat maging risk taker ka talaga. Kung katulad nga sinasabi mo, na natatakot ka, simulan mo muna maghanap dun sa mga bagay na komportable ka. Yung hindi masyadong nakakatakot. Yes. After nung unti-untiin mo, tapos nice, sumugal ka ng big time. Oo. Kasi pag tinamaan mo yung big time ka. Pag natalo ka ng big time, makabangon ka naman. Di ka pa naman patay eh. Yung mga mahinang nila lang yung mga nagpapatalo. Yun ang tawag ko dun sa kanila. Yung mga takot, mga mahinang nila lang yan. Di ka, di mo deserve mabuhay para sa akin. Sorry ah. Kasi mas ina-encourage ko na maging makabuluhan yung buhay mo. Lumaban ka. Hindi mo kailangan magpaka hina ng loob, mapanghinaan ng loob. So once na napanghinaan ka ng loob, wala talagang mangyayari. Kaya kung ganun din lang, kung ganun din lang yung nasa isip mo, mahina ka. Sorry. Pero wala kang puwang dito sa mundo eh. Di ba sabi nga sa mundo natin, pag mahina ka, ano ba mangyayari sa'yo? Tatapak-tapakan ka lang. Wala kang kahinatnan. So bakit ka pa mag... Kaya sa lahat ng mahihina dyan, nanonood, huwag niyo masamay yung sinasabi ko. Tangina, walang kaya nila maging malakas? Kaya nyo. Kasi ako, mahina din ako. Galing tayo sa lahat doon, pero may pangarap lang ako. Yung pangarap ko, yung parin yung nasa isip ko hanggang ngayon na kahit ano nang mangyari, tangina, laban. Laban lang ng laban. Tangina, yun lang yun. Pag nabigo, bangon. Bigo, bangon. Gawa ng iba. Gawa ng iba. Subok, subok, subok. Pag na-hit nyo yung big time, ang daming nakaka-hit ng big time. Pero after ng sobrang daming failures. Oo. Kaya huwag kayong matakot. Kasi pag natakot kayo, wala. Mahinang nilalang ka. So hindi ko sinasabing malakas ako. Or anong nilalang ako, malakas na nilalang. Pero lumalaban ako. Yung pa rin yung point dun. Hindi ko sinasabi na, ano na rin, yun nga, sabi ko nga kay Dog, Dog, time ba, time ko na ba para mag, di sa podcast? Kasi wala pa naman talaga ang achievement eh. Sinabi ko yun talaga, kasi wala pa talaga. Tangina, wala pa nga akong sports career or wala pa ako yung mga material things na parang ipagmalaki. Mm-hmm. Ang nandito lang ako kasi is palaban lang ako. Yun siguro yung nakita nito. Yun yung nakita ko sa'yo. Na, ako kasi na-inspire eh. Yun lang, lumalaban lang talaga. Kahit talo na, laban lang. Kasi pag kumbaga, hindi ka na maka, kumbaga hindi ka na maka, hindi ka na maka-atake, pero tutuka ka pa din. Oo, yun nga. Hanggang sa... Hanggat may buhay ka, di ba? Yun lang yun.
Pero hindi ka tatakbo. Siyempre. Kahit sugatan, no? Oo, wala. Laban. Laban tayo. Tsaka isa pa, payo ko lang, importante din yung ano eh. Lumabas ka. Lumabas ka. Maghanap ka. Hindi kasi sila kusang lalapit sa'yo eh. Exactly. You have to be out there. Yes. Tsaka kailangan explore. Yan lang. Make friends. Mm-hmm. Tapos connections. Mm-hmm. Ang importante niyan. Hindi ka naman may kipag-connect dun lang. Hindi rin sila may kinabang eh. Yeah. It's a two-way party. Two-way yun eh. Diba? Mm-hmm. Kung one-way lang yun, hindi ka rin nila kakausapin. Exactly. Kung one-way lang yung pag-upload sa kanya, yeah. Yung benefits, tangin na. Kailangan two-way yan lagi. And two-way street. Kaya pag once na kinausap ka nila, ibig sabihin nun, may benefits din sila sa'yo. Pero you have to also build yourself na makitaan ka rin nila ng values, yes. Para mabigyan ka nila ng time. Oo, kasi kung wala, di ba? Katulad nga yan, kumahina ka nga, ba't ka nila bibigyan ng oras pa? Yeah, yeah. Yun lang yan. Kita mo sila, nagtitiwala sila. So alam nila. Dami yan, dami nagtitiwala sa'yo. So, in this time na pandemic, they chose to put their money on you. Gano'ng kalaking dapat i-realize yun? Nang dami nilang pwedeng paglagakan ng pera nila, nagkakagulo yung mundo ngayon, hindi lahat nagkakabakuna, pero pinili nilang itaya yun sa'yo. And that's what they see on you, and that's the same thing that I see on you, that's why you're here. Kaya yun, maraming salamat sa inyo, sa lahat na sumuporta since nung, hindi ko masabi since day one, kasi iba, hindi naman since day one. Pero alam mo, totoo yung sinasabi na, I mean day one? Yun nga, yun. Minsan, meron pa yung gusto ko yung real one. O, meron yung ano, di ba, yung sinasabi na, yung mga bagong kakilala, minsan magugulat ka na lang. Nakatodo suporta sa'yo. So, kaya kailangan ka talaga lumabas. Lumabas. Totoo. Lumabas ka ng lumabas. Di mo alam yung hinahanap mo, hinahanap ka rin. Yes, pero kung hindi ka nagpunta doon, hindi kayo magkikita. Kung wala kang pera, you have an idea, tangina, ilatag mo. Huwag kang maya maglatag ng idea sa tao na may possible na gawin yung idea mo. Kasi, pero protektahan mo interest mo. Siyempre. Oo. Kikilalanin mo rin yung kausap mo. Baka mamaya. Maglako ka ng idea dyan. Diba? Sabihin, ano lang din yan. Pag may idea ka, pagkaharap mo na yung tamang tao, mm-hmm. Ilatag mo sa kanya, then yun, malay mo mag-click. Pag nag-click, big time. Yeah. Yun lang yan. And of sa akin siguro, if I'm going to say things, sana lahat ng intentions niyo pure. Yes. Huwag lang kayong gagawin ko to para makapanlamang kasi hindi gagana. Oo. Pero ako, gusto ko talaga lang umaman pero isang maayos na paraan. Oo. At yeah. Umaman din yung mga kasama mo. Yes. Na tumulong sa'yo para doon. Sama-sama. Siyempre, yeah. katulad nitong mga tinatayo ko, di lang to akin sa corporation. Mm-mm. Equal sharing. Mm-mm. So, pag umaman ako, umaman din sila. And you do a lot of work pa nga. Oo. Pero equal. Pero hindi. Kasi, hindi ko sinasabi na mas marami akong trabaho eh. Oo din. Possible. Ay, kailangan din yun. Okay. Kasi hindi mo yun bibilangin doon eh. Hindi ko binibilang. Kasi may nakukuha ka rin value sa kanila. Oo, kasi kahit tama. Magsipag ako na magsipag. Oo. Sa tingin ko, baka hindi ko nakuha yung ganun kadami franchise because of sa tropa. Kung ikaw, yeah. Uh-uh. And you appreciate that. You see the value on people eh. Yes, galing, totoo. Galing, galing. Hindi ko pwedeng, never ko nga ako yun na, tangina. Ikaw lang lahat. Ang dahil kong trabaho. Mm. Hindi kasi, ginusto mo to eh. Una pa lang, yun talaga yung role ko. In-embrace ko yung role ko. Tama. And I'm proud to say na, you're living up to it. Yes, kami yun. Hindi lang ako, hindi lang sila, it's us. So yun. Yes, kung ano pa yung mga gagawin namin, marami pa, it's us. It's all us. Congratulations sa'yo, yes. Bustoyo. Congratulations to Success One Corporation, to everyone who supported the business, the brand. Yes. I'm looking forward sa mga galaw nyo. I'm looking forward for more billboards. Kasi yes. Ako, Papa, sa totoo lang. Marketing ka rin kasi. Regardless, masaya ako eh. Kasi nakikita ko yung kaibigan ko winning eh. Yes. Yung kakilala ko winning eh. Ang sarap nun. Pupunta sila eventually sa birthday ko, tapos mga milyonaryo. Masaya nun ah. Diba? Tsaka nun. Kasi pag masaya ay pag ganun yung circle mo eh. Yes, and I'm not just saying na happy ako because of money, because of rich people. No. I'm happy for them because they're fulfilling their dreams. And they're gaining wealth, generational wealth, and financial freedom for their children and family. And ako, I'll always be happy because of that. So one thing ha, hindi porket sinasabi ni Dog or call na masaya na puro kasama namin is mapera. Hindi ha, okay pa rin. Kahit wala kang pera, welcome ka.
Yeah. Di ba kasi sabi nila, to sila pang elitista lang, no? Hindi ah. Welcome kayo. Alam mo ba, mas lagi ako naghahanap ng mga yung aspiring ba? Mm-mm. Yung gutom. Kahit hindi lang sa talent. Uh-oh. I'm not in terms of ano lang, sa music. Basta may nakita ako, kunyari ka magaling kang mag-drawing. Ba't di ka magtato? Bigyan kita ng nagmo-motivate ka pa, no? Hindi, tutulong ko. Ito, supplier. Turo ko sa'yo. Kaso minsan nga lang yung iba, mga agat ng kamay na nagpapakain. But it's okay. It's okay. This is not for that, ano? Yes. At least, basta yun lang. Para sa inyo. Para yun, basta yun lang. Sama-sama lang tayo dito. Tapos, dito lang kami. Abangan natin kung saan papunta to. Yung ginagawa ni Bastoyo. Ako, I'm rooting for him, for this guy. And sana magtuloy-tuloy. Congrats sa Success One. Congrats sa... Yo, makita nyo yung James Pierce kahit saan. Anong sino nag-franchise kahit saan. Or yung Sos Mariosep. Basta bili kayo. Kahit walang mano. Diba? Imagine the tagline. Sa sos lang binibenta nila, tol. Diba? Libre lang yung manok. Free manok sa Sos Mariosep. Marami pa. Marami pa kayong abangan sa amin. At mapa-clothing, mapa-food business. So marami pa. Yeah. Basta lahat legal at maayos. Yes. Anyways, maraming salamat. Maraming salamat, dog. Iba ka. Paano ba? Okay. Sobrang appreciate kita and sa lahat ng nanonood sumama. Guys, sobrang valuable nitong episode na to. Babalik pa si Boss Toyo for sure. Ang dami pa namin dapat pag-usapan and same ng lahat ng na-guest ko dito. The program is always open. I'm doing this podcast to have deep conversations within the people that I'm interested in, mga tao na kinahangaan ko, kinabibiliban ko, and alam ko na kapupulutan ko ng aral kasama kayo na sumusubaybay Cyber Gang. Salamat. And yeah, Boss Toyo, gagawa lang tayo ng mga shoutout kasi marami nagpa-shoutout dito. Mga may isa-shoutouts tayong ilan. Guys, kung gusto nyo ma-shoutouts, kailangan nyo lang i-comment yung name nyo sa video na to. Name, tas location with hashtag DogBrokTV, hashtag DogBrokRadio. Diyan namin chine-check yung shoutouts. And kung meron kayong suggestion na next na i-guess, i-comment nyo lang sa baba. Kung meron kayong questions kay Boss Toyo, i-comment nyo lang sa baba. Subscribe din kayo sa channel niya. Mamaya pag-usapan namin yon. Pero yeah, shoutouts muna sa mga tropa natin. Jay Herrera ng Marikina. Shoutouts din kay Benjun Reyes ng Cagayan de Oro. Sean Michael Sariba ng Punta, Santa Ana, Manila. Shoutouts sa'yo, tol. Sobrang solid mo. JM Pineda, Angeles, Pampanga. James Sanga ng Cebu. Al Ibanez, San Jose del Monte, Bulacan. Vincent ng Antipolo. Mico Reluya ng Taguig City. Eric Esguera ng Taguig also. Francis Malabuyok, Santo Tomas City, Batangas. Buensalida Ian ng Pasig City. Abimir Ray Alteza ng Caloocan. Charles Ferdinand Veneracion ng Bulacan. Miguel Natividad ng Punta Santa Ana, Manila. Len ng Quezon City. Boss, shoutouts mo lang hanggang sa kung ilan. Nandito na tayo. Yan. Shoutout dyan kay Evermark, si A.A. Las Piñas, Joseph Asuncion ng Las Piñas, kay Christian Paolo Torred ng Quezon City, Daniel Carlos ng Cainta Rizal, John Clyde Gargar ng Pasay City, Jera Miller ng Antique, RJ Del Pilar ng Las Piñas, Bina Mayores ng Laguna, Camille Trinidad na shota ni Jaysam, hi, I love you. Hindi, wala pa. Shoutout sa inyong lahat, Jex ng Pasay at Okram ng Taytay Rizal. Also kay Alan Gio Calderon ng Iwas, Cavite. Parang sobrang trip mo yun. Si Camille. Hindi, lang. Hi, Camille. Guys, kung gusto nyo ma-shoutouts, kailangan nyo lang mag-comment dito ng name, location, hashtag DogBrokTV, hashtag DogBrokRadio. Doon namin titignan, ha? Tapos abangan nyo to, every Sunday to, DogBrokRadio dito sa YouTube channel ko, mapapahinga nyo sa Spotify. Salamat sa lahat ng nakikinig, nagsistream, nagsishare, nagsubscribe, i-hit nyo yung notification bell. Basta yun, saan kanila makikita, mga negosyo mo, ano yung mga gusto mo i-promote? Sakalye, makikita nyo ako sakalye. Gala-gala lang. Oy, ito lang ha. Yung mga sinabi ko, yung mga iba doon, hindi nyo naman dapat kunin yan. Paalala lang. Baka kasi akala nyo, lahat yun. Yung sinasabi ko is pinapa-apply ko sa inyo. Hindi. Sarili ko nangyari sa akin yun. Experience ko lang yun, okay? Hindi ko sinabing maganda yun. Okay, masama yun. Sabi ko nga sa inyo. Palutin nyo lang yung kailangan yung sabi palutin. Sabi ko nga sa inyo, meron pa rin lagi sa akin isipan tsaka sa loob ko na masamang tao pa rin ako. At inaayos mo yun? Meron pa rin talaga masamang side sa akin. Yun pa rin. So, yun lang. Saludo ko sa'yo. Salamat. Guys, kunin nyo lang yung dapat nyong kunin. Ginagawa ko to para sa proseso ko. At nagpapasalamat ako sa lahat na nakakausap ko. At nagpapasalamat ako sa pagkakataon na nasishare ko to sa inyo. Maraming salamat sa support nyo. Kita-kits sa every Sunday. This is your Sunday Habit.
I'm with Boss Toyo. This is Dog Brock and this is Dog Brock Radio. Yes. Salamat, boss. Okay. Lahat ilalagay ko sa description sa baba lahat ng link. Let's go. Thank you, Cyber Gang. Brr, brr. What's up, cyberspace? This is Boss Toyo. And you're watching. And you're watching. And you are watching. You're watching. And you're watching. And you're watching. And you're watching. And you're watching. You're watching. And you're watching. And you are watching. And you're watching. And you're watching Dog Brock TV. Tara, samahan niyo kami ngayon. Brokering.